The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhol TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhol TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Ilang, gano'ng katagal yung training nyo? 2 taong mahigit yata, ano, sama. Dalawang taon. Tumusta naman si, ano, AJ, as a classmate? Ay, hindi, ano ka lang, batchmate ko, pero hindi, sa ano sila, malayo kami, east kami. Ah, di mo siya nakasama. Ano, dahil ano rin yan, na pandemic tayo eh. Kanya-kanyang ano muna. Minsan, nasa central kami. Ayan na, Kuya Adel. Naka-ano na tayo. Abuelo na tayo. Okay na yan. Sige. Welcome po. Welcome po sa inyo, mga kasama. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kuya Adel, sige po. Carry over. Oo, meron kasi tayong ano dito. Guess ano na... gustong patunayan na si Bes ay sugo na just no isang MCGA din ano siguro pero ang as kanina sa initial interview natin mukhang sinipan na raw siya sa MCGA sa ibang kadahilanan ngayon bigyan lang natin siguro siya ng chance na ma-share ano yung kanyang thoughts about sa pagkasugo ni Bes no? Kasi gusto rin niyang patunayan. Although supposed to be dapat yung mga MCJ fanatic ang gumagawa nito ano pero bigyan din natin si brother gusto niya magsalita about ito sa issue na to. Sige bro, ano po ba yung Brother Del, sa'yo pong patunayan? Ang main concern ko yung ano, yung hindi sumusunod ang taga-akay ng MCGI ngayon. Yun ang main concern ko. Reviewin mo yung ano ko, yung tinext ko sa'yo. Ay, nasa ano ko na? Oo, yung si Brad Daniel ang naunawaan ko nitong mabandang huli na yung 2 Timothy 4:5 personal at direct ka utos sa kanya na 2 taon na magtatatlong taon na niyang hindi sinusunod panay ano yung paiwas yun ang main concern ko kapatid na Adel. At Tawa lang ha. Ito sabi mo, ang stand ko totoo ang iglesia ng inakay ni Baldelli. Okay, stand ko. Totoo ang iglesia ng inakay ni Baldelli. So, balit bulag ang taga-akay ngayon at ang inaakay tulad ng Laodicea ng Apokalipsis. Yun pala. Hindi, ayun, medyo, hindi ko lang masyado kasi nababasa yung, ang dami kasi nag-message sa akin eh. Totoo lang. Kaya, pero ano na rin yun, napuntuhan mo rin yun kasi hindi naman, yan din ang ano eh. Kasi hindi, okay pero hindi naman ang punto rin. Kaya yun ang gets ko eh na okay. Sana niniwala ka MCGA pa rin ang totoo. Parang gano'n. Oo, kasi nga, nung panahon ni kapatid na Eli, sabihin natin marami siyang mali, pero pinakamarami rin siyang tama nung panahon niya. Kaya, so ano po stand nyo ngayon? Promise pa rin po kayo? Kasi yung lineage ng ating pinanggalingan, yung lineage ni Brad Perez. Tapos si napasa kay kapatid na Eli. At napasa naman kay kapatid na Daniel. Dangan nga lamang hindi niya sinusunod yung ikalawang Timoteo 4:5. Yun ang main concern ko. Na do the work of an evangelist. Hindi siya nangangaral sa ano eh, sa labas. Ang ginagawa niya pastoral na hindi bagay sa kanya at kaya maraming lumalayas, maraming napapalayas.
Maraming natitisod. Sobrang dami kasi libo-libo na nga eh. Oh. Yan ang main concern ko. Yung pagsunod niya sa direct na utos sa kanya. Standing order yan eh. 2 Timothy 4:5. Kay Tumiteo, siya magiging tag-aakay. Yan ang main concern ko na ipinepress ko sa kanya. Dito lang huli ko lang na ano na unawaan talaga yan na yan ay para sa kanya. Yung So ano kaya pong stand, ano na po stand yung ngayon? Niniwala pa rin ba kayo na ang MCGI ang so-called na bayan ng Diyos at si Best ang sugo, something ganun? May ganun ba kayong paniniwala pa rin? Kasi kung nabanggit ko nga yung Laodicea, tunay na iglesia yan eh. Dangan nga lang ay nabulag. Hubad pa nga, tapos sabi niya, kayo ang maralita. Sinasabi niya, mayaman kayo, kayo ang maralita. Mas malala nga yung Sardis eh. Yung Sardis naman eh, malapit ng mamatay. Mga totoong iglesia yan eh. Nasa pagkabulag nga lang, kaya nga sabi ko, Laodicea yan. Ng apokalipsis ang nangyayari ngayon sa MCGI. Yan ang ano ko, main concern ko ang mga kasama. Totoo yan eh. Totoong iglesia yung Laodicea eh. Nabulag nga lang eh. Siguro maraming ano, ang pagkabulag, maraming ano yan eh. Dahilan eh. Pwedeng suhol, pwedeng pera, pwedeng babae. Diyan nabubulag ang mga ranks ng mga manggagawa eh. Sa ano naman ni kapatid na Daniel, siguro nalibang siya sa ano ng pagkita ng pera, ano siya, ano tagumpay siya sa diyan sa ano eh, sa entertainment industry. Gumawa na siya ng pag-iwas, parang si Jonas. Yan ang tanda na ibinigay ng Panginoon si yung si Jonas eh, na matigas ang ulo na kung ano ang hindi yung pinagagawa ang ginagawa. Yun ang tingin ko sa kanya, Jonas, Jonas. Na bago sumunod ay alam niya siya ang ano eh si Jonas, alam niyang siya ang nagiging chaos doon sa barko eh na binagyo eh. Sabi niya itapon niyo ako sa dagat. Natukoy siya ng mga ano eh ng mga kasama niya sa barko eh. Anong iniyagi siya, may na sumalo ng mga ano malaking isda, dinala siya sa pinag-uutusan sa kanyang mga aral. Iyon po ang yung pang ano ko dyan, yung parang nakikita kong ano dyan, na glaring sa akin, na hindi niya sinusunod yung 2 Timothy 4:5. Ang nanan niya, wala naman sa Biblia yung debating good works. Wala yan, talagang yan eh, kusa yan eh. Kasama sa tenfold ministry yan eh. Yung helps, sa born again, fivefold ministry. Ako naman nakikita ko, tenfold ministry. Ang kompletong mga kaloob. Dinadivert niya ni kapatid ni Daniel yung ano, hindi siya sumusunod sa direct na utos sa kanya. Kaya siguro sa pagkita ng pera, pa entertainment industry, sikat, baka yan ang nagpabulag. Kuya Adel, pwede ba akong mag ano? Sige po, ikaw na po. Kuya Adel. Bro, wala naman pala tayong ano. Wala naman pala tayong dapat pagtalunan unang-una. Hindi na wala kayo po, talaga wala. sumasampalataya. Kasi Opo. Tama mga po yun. mga valid din po yung ibang ano niya eh, yung valid. Oo. Pero yung ako, nasa unang Timoteo sa 4:5, hindi ho ikalawa, kay rason ikalawa yun, po. kapatid. Ikalawa. Sa ikalawang Timoteo 4:5, gawin mo yung gawain ng ebanghelista, di ba? Yun yung nakasulat doon. Hindi ho yun para, hindi ho para kay rason yun, kapatid. Pasensyaan nyo na ako ah. Masahin ko lang po muna. Opo. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Hindi ho para kay rason ito, kapatid. Pagpasensyaan nyo na. Okay lang. Kasi kapag magbabasa ho tayo ng Biblia, lagi ho nating kukunin yung teksto at konteksto ng talata. Diyan po, malinaw, si Timoteo po ang kinakausap ni Pablo diyan. Kasi si Timoteo, may ministeryo eh.
Kaya nga sabi ho ni Pablo kay Timoteo, huwag hamakin nino man ang iyong kabataan, kundi maging uliran ka sa mga nagsisisampalataya. So, may ministeryo ho si Timoteo na ipinapaalala ni Pablo. Yan nga ho yung 4:5 na sinasabi niyong talata. Ganapin mo, gawin mo ang gawa ng isang ebanghelista. Yung nangyayari ho ngayon, hindi ko ho matatanggap, kapatid, pagpasensyahan niyo na, okay lang na naman. hindi kasalanan ni Soriano yan. Unang-una ho, Hindi, ako ho, sir. nakakapasok Hindi ho. Soriano, bro. Daniel Rason. Kapatid na Daniel. Ay, hindi ho. Hindi ko ho matatanggap na hindi alam ni Soriano yan. Kasi ho, ako, personal ho ako nakapasok sa aralan ng mga manggagawa, sa klase ministerial, sa Apalit yan. Si Kuya din, nakakapasok ho yan. Way back 2004. Ganyan na ho ang diwa niyan eh, dati pa. Hindi nga ho tumatagal yan sa aralan ng mga manggagawa. Para hong Cinderella yan na kapag ho, alas 11 na ho ng gabi, nagpapaalam na po yan. Hindi ho pwede magpuyat dahil meron hong unang hirit. Oo, sa GMA7. So, alam ni Soriano na yung ahalili sa kanya, ganyan na ho. Pakatandaan ho natin, sabi ho ni Kristo, pabutihin ninyo puno, bubuti ang bunga niya on. Pasamain ninyo ang puno, sasama ang bunga niya on. Sa pamamagitan ng bunga, makikilala ninyo ang kanilang gawa. O eh kung hindi ho, wala hong kinalaman dyan yung angkel niya na ganyan, hindi mo magiging ganyan ng ikalawa, kapatid. Pagpasensya nyo na, yan ay aking personal na sapantaha. Bibliko kasi yun, kapatid eh. Eh, kung si Timoteo ho, pinangaralan ni Pablo, na magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtalaga ka, sabi ni Pablo kay Timoteo, tingin nyo ho, hindi ginawa ni Timoteo lahat yon. Hindi, Hindi rin ba nakita ni si kapatid hindi rin ba nakikita hindi ni gumagawa. Ay, yun nga po eh. Ibig sabihin ho, hindi ho naging epektibo yung angkel at yung pamangkin ay naging ganyan. Kaya naniniwala ho, kaya nga ho lumayas ako dyan kapatid, nakita ko, siguro ho nauna ho ako sa inyong magmanggagawa, kaya alam ko po yung sinasabi ko. Ang pasensya nyo na ho ako, nakakatanda ho kayo sa akin. Okay lang ako. Ginagalang ko ho kayo. Oo, lahat pero po, lahat nasaksihan ko ho. Oo, nasaksihan ko ho kasi ng dalawang mata ko yan, kapatid. Ni isang beses ho, hindi ho umalalay si DSR sa aralan naming mga manggagawa noon. Alam ni Kuya Adel yan. Makapagpapatunay niya si Kuya Adel. Ni minsan ba Kuya Adel? Nakipag-aralan. Siya ang nagturo sa aralan natin. Noong wala, nandun pa wala. tayo sa lumang. Hindi na oho, masama yun sa aralan. Eh, ako po, ako yung nagmanggagawa, kapatid, 2004. Umalis ho si Epps, 2005. 2 taon ho, halos, na kasama namin sa Apalit, sa aralan ng mga manggagawa sa Old Chapel. Kaya nakikita ho namin yung gawain ng iniwanan, kagaya niya ni Guya. Imposible ho hindi alam dahil pag nagpaalam na ho yan, wala na ho magagawa si Epps eh. Tutungo na lang yun eh. Eh kung naging epektibo ka, alam mo nang mga ngasiwa yan, bandang huli, eh ano ba naman yung ipagmalasakit mo yung hahalili sa iyo na dumito ka na at gawin mo yung mga ginagawa ko. Diba? Diba dapat ganon? Ah, kasi priority. Yun naman ang bibliko ho kasi yung diwang yun eh. Kung aalalaan ninyo ho, iniwan ni Pablo si Tito na may sakit eh sa isang talata. Pero hindi niya nakalimutan si Tito. Pinagbilinan niya pa na ano yun yung ita, iniwan na may sakit. So ibig sabihin, pati sa mga kasama manggagawa, si Pablo, hindi nagpapabaya. Hindi ho ba? Eh, nung panahon namin, kapatid, ako po'y nadistino sa malayong lugar. Ako'y nadistino sa Mindanao. Yung kasama ko manggagawa na na-dengue, pinabayaan nila, kapatid. Eh. Kami naghanap ng dugo na ipangsasalin para dun sa kasama. Tinakbo namin sa public hospital. Eh, nasaan yung pag-ibig doon? Di ba?
Kaya pasensya ka na kung hindi ho kayo laban kay Brad Ely, kay Epps. Marami hong tinurong mali si Epps, kapatid eh. Kayo ho Oo, ba marami tanggap nyo yung pag... yan. Oo, marami Marami yan. hong maling itinuro eh. Eh sinabi niya ho, hindi ba kapatid, kapag nagturo ng mali kahit isa, layasan na. Sabi niya yun eh. Kapag Tanda ko kami lang kasi niya. nagturo ng isa, layasan na ika, di ba? Yan ang hamon niya po kapatid. Ganyan yung kanyang pinangangalandakan noon. Eh, kung papansin ninyo, yung panalangin pa lang, mali eh. Bakit ka haharap sa silangan? Haharap daw ika sa Jerusalem. Eh, kahit isang talata ho sa Biblia, wala ka ho mababasa na ginawa ng mga apostol yan. Ang pinaka well-traveled na apostol, si Pablo. San sa nakarating si Pablo? Hanggang Europa, nakarating yan. Hanggang Italy, humarap kay Cesar. Eh, wala ka namang mababasa sa Biblia pag nananalangin ng mga apostol, humaharap sila kung saan yung dako ng templo eh. Eh ngayon ho, kung titignan nyo ho yung templo sa Jerusalem, eh ano na ho yun eh, mosque na ho yun eh, kapatid eh. Biri nyo, maaatim nyo ho humarap sa mosque, sa dakong sinasambahan ng mga Muslim. Yung Holy Land ho ngayon, yung Jerusalem, eh kinokontesta ng mga Palestino yan. At matagal na hong wala yung templo ni David dyan, yung ipinagawa ni Solomon. Wala na ho dyan dahil yung templo hong yun, naging mosque na ho yun. E doon pa lang ho, eh, biruin nyo, pinaharap ho tayo sa silangan kung saan yung Jerusalem para lang ika eh. Kaayusan lang ika, binasa yung nasa saan ba yun? Hindi ko nagkakamali, sa Daniel niya yata binasa yun eh. Na sa dako ng ano, sa dakong bayan, sa bayang aking pinili, doon daw humaharap yung... Eh sa lumang tipan ka bumasa. Eh kung babasa ka sa bagong tipan, wala kang mababasang ganun kapatid na ginawa ng mga apostol yun. Ito pa po. Ito pa po yung isa kapatid na maling tinuro niyan. Yung sinabi niya noon na wag na ika kayong ano, wag na ika kayong magpakatagal-tagal ika sa pag-aaral o hindi kaya eh magpapatayo pa ba kayo ng bahay? Eh, hindi nyo nga alam. Eh, baka mamaya 2010, eh, tapos na. Paghuhukom na ika. O ano ba sabi niya roon? Matatapos na ika mundo. Hindi ba yan si Brad Ely? Ano yan? Doomsday prepper yan? Nung ako'y bagong anib ho, 2004, eh, yung mga itinago niya ho, mga dilata noon, way back 2000, pinamimigay niya na eh. Doon sa malaki niyang bodega eh, dahil Kasi po mag-expired na eh. ang hindi gift ni ano, eh, kapatid na Eli ang ano eh, ang prophecy, prophets. Ang gift niya, evangelist. Kaya Oh, nakatatlong version ng yun nga po. Revelation eh. Opo. Eh, doon nga po ako nakapansin din kapatid eh. Bakit nakatatlong version siya? Tapos hindi na tayo kasama sa malaking kapighatian. Hindi na raw tayo dadanas noon dahil ang dadanas daw noon yung mga maiiwan. Kasama raw tayo sa unang pagkabuhay. Diba binabasa niyo yung nasa Tesalonica, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay. Sabi niya, kaya ika mga kapatid, pag nasain natin ika yan na tayo ay ano, tayo mabilang sa unang pagkabuhay. Pero kung hindi man ika tayo pala rin, dito tayo sa apalit yung magsasama-sama tayo mga kapatid habang yung mundo ay nagkakagutom, tayo nangangata ng baka. At may ostrich ako dito, yung itlog ng ostrich, 15 na yung makakakain yan. 15 katao na kapag in-scramble egg ko yan. Hindi ba ganun ang turo niya nung araw kapatid? Pagka ika may sasampa ika sa ating pader, susumpitin natin yan. Susumpitin natin ng munggo. Kaya nga pinataasan niya ng pagkataas-taas yung pader eh. Tatlong palapag ata o apat na palapag yun. Yung taas ng pader sa apalit. Eh, dun pa lang kapatid, hindi ka pa ba magdududa po ba nun? Nakatatlong ulit ng palit. Iba-iba yung mga pinagtuturo. Eh, yung mga born again, matagal nang tinuro yung ano eh, Great Tribulation, hindi dadanasin ng mga Kristiyano eh. Kahit yung mga born again nung araw, ganyan ang paniniwala eh. Kasi ang alam ng mga born again, may rapture na, aagawin na yung mga lingkod. Hindi ka naabuti nung ano, Great Tribulation. Eh, ba't napag-unawa ni Epsian, eh, late na. Meron ng 1,000 years pang pinagsasabi siya ngayon. Nagpatayo pa ng bagong MCGI Chapel dahil gagamitin daw yun sa 1,000 years. Ano ba naman yun? Di ho ba?
O may, yung isa pang tinuro niyan, kapatid, ito hindi naman to doctrinal, ano? Pero naalala niyo po ba yung Oplan Epaphrodito? Naalala niyo po ba Oh, yun? lahat yan. Nag-Saudi rin ako eh. Oo, at Maya, opo, sa Oplan dikpa doon. Epaphrodito. Sadik pa doon. Tapos may Mission Thessalonica pa silang ginawa. Eh sa Biblia ho, hindi naman tinuro yun eh. Nagpusa yung mga kapatid doon. Kung babasahin nyo sa Korinto, nahahanda ng isang taon yung taga Korinto para ibigay yung tulong nila. At yung pagbibigyan nila ng tulong, eh yung Jerusalem, dahil merong kagutom sa Jerusalem para sa mga banal, hindi para sa mga ngaral. Wala ho sa Biblia yung para sa mga ngaral eh. Hindi ba ang turo ho sa Biblia tuwing unang araw na Sanlinggo, bawat isa sa inyo, magbukod na magsimpan? Yun ang tinuro ng mga apostol. Eh ba't napunta sa para sa mga ngaral? Oplan Thessalonica, Mission Thessalonica, Oplan Epaphrodito. Doon na tayo na uwi lahat kapatid eh. Lahat na lang nakasentro sa kanya. Na para bang siya na lang ang, siya lang ang may pasan-pasan ng lahat. Eh ang daming mga mahihirap na kapatid ko sa destino ko. Eh yung kasama ko nga manggagawa halos mamatay-matay, wala akong tulong na naipadala. Wala akong binigay na tulong. Eh nakalagay sa Biblia upang ipaglingkod sa inyo-inyo rin. Hindi ba ganun ho yung nakalagay sa Biblia? Sa inyo-inyo rin ipaglilingkod. Eh ba't naman parang ipinaglingkod ang salapi ng iglesia sa kanya lang. Tapos kamukat-mukat nyo po, eh, makikita nyo ho, namimili ng property sa Brazil. Anong gagawin mo doon? Di ba pinuna niya nung araw yan? Hindi mo naman kailangan ng malaking lupa eh. 5 metro kwadrado lang paglilibingan sa iyo ah. Ba't kailangan mong bumili ng pagkarairaing lupa? Di ba yan ang tinuturo niya nung araw? Eh ba't nauwi sa pamimili ng lupa ngayon? May Morong Star Beach Resort. Merong Kay Dirac. O yung Brazil, may Farm 1, Farm 2, Farm 3. Ano pa yung nabili niya doon? Isang malaking bahay. Maraming nakasaksi niyan kapatid eh. Maraming mga nakapunta rito na pumapasok rito sa pundahan. Talagang kinukwento nila, nakita nila eh. Biro mo, loob ng bahay niya may swimming pool. Eh kung mangangaral ka na sa Diyos, hindi mo dapat gagawin yan dahil ang inaakay mong iglesia. Iglesia ng mahihirap, hindi naman mayayaman ng inaakay mo eh. Eh ba't nauwi ka sa ganyan? Eh alinaw kasi sabi ng Biblia, sa kapaimbabawan ng ano, ipangangalakal nila kayo. Tayo ginawang kalakal, kapatid. Hindi nyo ba napansin? Hindi nyo na po ata naabot eh. Pero alam ko, naabot nyo yun, 98 po kayo na 6. Mga manggagawa, nagdadala ng kalakal sa mga lokal. Kami ni Kuya Adel. Nagdadala kami ng kalakal dyan, yung ADD products. Oo, oh, nasaksihan ko di rin. Po ba? Oo. Oh. Eh lahat ng hirap dinaanan ho namin kapatid. Naging tagatinda kami ng dyaryo, unang hirit. Oh, nagbebenta kami, imbis na manggagawa ang ano namin, atupagin namin eh pag-aaral ng Biblia, ginawa kaming tagabenta ng kung ano-ano eh. Ginawa naman namin 'yun dahil sa pananampalataya rin. Kaya lang hindi namin lubos maisip, mauuwi pala sa pagpapayaman. Ano sabi ni Kristo 7 ng Mateo? Huwag kayo magtipo ng 5 ng Mateo. Huwag kayo magtipo ng kayamanan sa lupa na dito'y nagsisipag na ako, mga magnanakaw, at yung tangay sumisira. Ano ang sabi ni Kristo? Magsipag tipong kayo ng kayamanan sa langit. Eh sa langit pala magtitipo ng kayamanan, eh ba't nauwi yung kayamanan sa lupa? Kompleto sila. Di po ba? Yun ang problema po na nakikita namin dyan. Hindi na ho they are not practicing what they are preaching. Tapos itong si Pamangkin, kung ano-anong piniflex ng mga mamahalin, Louis Vuitton. Sintron, Louis Vuitton. Yung kanyang misis, si Madam, nagpapakita ng mga ano branded na mga damit. Eh, buti sana kung ang iglesia ang inaakay mo, puro kayo mayayaman eh. Hindi naman eh. Masdan nga ninyo pagkatawag sa inyo mga kapatid. Diba, sabi doon sa Korinto, hindi lahat
mahal na tao, kundi pinili ng Diyos ang ano, pinili ng Diyos ang ano, yung mahihirap. Kaya ikaw, kapag nakakita ka ng iglesia puro mayaman, hindi sa Diyos yan. Yan ang turo ni Epps noon. Eh, ba't ka naman magpapakita ng ganyan kung ang inaakay mo yung mahihirap, di ba? But what for? Bakit kailangan mo mag-flex? Eh, mahihirap ang inaakay mo. Yun po yung madahilan, kapatid. Pagpasensyahan nyo na ho ako. Okay lang hindi ho. Ko matanggap na walang alam si o walang alam si Epps dyan. Hindi ko matatanggap yun na hindi alam ni Soriano yan. Alam na alam niya yan. Kaya nga nung nasa investigador yan, tinanong ni Mike Enriquez, sabi nung namayapang Mike Enriquez, tinawagan niya si Epps. Sabi niyo, Brother Eli, isang saraw jeep nilang ho yung nakarehistro sa pangalan ninyo. Eh, nung binerifika po namin sa LTO, meron ho kayong Chrysler. Ano sagot ni Epps? Ay, hindi sa akin yan. Yung pamangkin ko nag-avail yan. Pertaining to him. Tuguya. Diba? Eh, yun po yung akin dyan. Kung hindi niya alam yan, eh, ba't niya pagtatakpan doon sa, ano, hindi naman naninira si Mike eh. Kasi ang point of reference ni Mike, sinabi ni Brad Ely na isa lang daw nakarehistrong sasakyan sa kanya, yung saraw. Bumabiyahe para sa San Fernando Apalit. Eh, pagka-verifika sa LTO, may Chrysler pala. Oh. Eh, yung Chrysler, oh, eh, luxury car ho yun. Tinuro yung pamangkin, si Guya. O eh, hindi nyo, ano, hindi nyo maaalis sa isipan ko, kapatid, pasensya niyan, pasensya na kayo, na walang kinalaman si Epps dyan. Well orchestrated nila yan. Hindi naman mayaman ng pamilya nila eh. Nag-religion ba sila na ng mga negosyante sila? Eh, nung nabasa nga namin ni Kuya Adel yung kaso ni Epps at saka ni Lolita Hison eh, nanganingani ako eh. Pero umutang ka sa ali. Tapos ang ipinambay, ang ipinang ano mo, pinang guarantor mo yung cheque mo. Anong ini-encash na ni Lolita Hison? E close account pala yung cheque. Well, sa simula, nangungutang lang pala siya. Hindi naman siya mayaman. E paano siya nagkaroon ng ganyan kung hindi sa relihiyon, kapatid? Wala namang iba eh. Meron bang negosyong matagumpay? Meron bang negosyo na, ano, na well-established yung pamilyang yan? Wala. Nagsimula sa lumpia daw, pero ngayon, naka, ano na, salut. Eh, nung pumunta kami ni Kuya Adel sa salut sa Centris, eh, wala kahit isang tao eh. Di ba, Kuya Adel? Pumunta kami niya sa Centris, eh, wala kahit isang tao. Pumunta kami sa House of Chicken. Puro mga ditapak yung nakita namin. O tamang-tama yung sabi ni Pedro, ipangangalakal kayo. Kayo kalakal. Tayo ginawang kalakal. Walang negosyo na maipupundar yung mga yan kung hindi tatangkilikan ng mga kapatid. Saka nakakita ng mga ngaral na ganyan. May delikadesa pa nga yung iba eh. Wala akong nakitang ganyan sa mga pare eh. Nangangalakal yung pare, binibentahan yung miyembro. Wala. Eh sila, Mariose, pati gasoline station, di tapak ang tumatangkil eh. Grocery, di tapak din ang namimili. Oh. Eh kapatid, kung hindi niyo pa po tanggap. Alam ko hindi niyo matatanggap agad, kahit ako di ko matatanggap. Naanib ako diyan kapatid, 14 anyos nung panahon na 'yon. Nagmanggagawa rin ho ako nung panahon na 'yon, 15. Naging regular na manggagawa ako sa edad na 17 o 18 kapatid. 19 son servant na po ako diyan. Oh, hindi ko naman aanuhin. Maraming mga kapatid na matutuwid, pero yung ginawa nila sa mga kapatid, ginawa nilang ano eh, tagatangkilik ng kanilang produkto. Bibili ka. Pinasok pa yung mga networking kapatid. Eh, saan ka makakakita nun sa Biblia? Eh, si Kristo nga, nung pumunta sa templo, eh, binalibag yung mga tinda, yung mga nagtitinda sa templo. Sabi, ginawa, magsilayos ka rito, yung bahay ng aking ama, ginawa ninyong yungid ng mga tulisan. Pinagbabalibag yung mga paninda sa templo. Wala eh, walang delikadesa yung mga yan. Nasa loob ng coordinating center, benta, paubos, pa-t-shirt. Eh kung
Kung talaga naman tatangkilikin ng mga kapatid yan, hindi mo naman kailangan itoka yan eh. Ay, lalabag na sa aral yan. Pinag-comment sa ora ang yung Noel Vicencio. Ano raw tanong niya? Kung bawal daw ba na ano? Magpayaman yung isang mga ngaral. Oo, Kaso pag nakalagay sa mangaral video yun ka, eh. kumangaral ka, ano to? So pag mangaral ka, lamagganal ka? Ha? Huh? Lumagganal ka Ay, hindi ako nag ng hindi makangaral. ako nagsabi noon kung yung Noel na Bawal na nagsasabi. yumaman. Si Epps nagsabi Bawal. noon. Ang mga ngaral, bawal Oh. magpayaman. Si Epps nagsabi noon, hindi ako. Si Epps nagsabi noon. Yan yung ano eh. Kung may sinend na rin ni Stred yung link, I think siguro baka bagong lublub to si Brad Noel sa MCG at hindi niya alam yung O sige, gusto niya, patunayan fundamental. niya sa akin ngayon. Total naman na nagsasalita siya dyan. O magdebate kami ngayon. Patunayan mo, sabi sa Biblia, magpapayaman ng mga ngaral. Papatunayan ko, hindi. O kung talagang matapang ka, Hindi o sige, talaga, bro. mag-unmute ka. Nasa ano ng Timoteo yan, yung mga manggagawa, hindi yan simple pamumuhay niyan. Oh, sige, ikaw Noel, patunayan mo. Patunayan mo yung mga ngaral na sa Diyos na nagpayaman. Magbasa ka sa Biblia kahit isa nagyaman, yumaman ng mga ngaral, ha? Yan ang nakakabulag, bro, ano, bro Soro. Yang pera. Oo, sa pag-ibig sa salapi, di ba? Ugat ng lahat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi, love of money is the root of all evil. E kapag mga ngaral ka sa Diyos, mahal na mahal mo pera, hindi ka pwedeng maging mga ngaral sa Diyos, ha? Hindi Iniwan ka nga ng kasi mga yan ng apostol lahat Espiritu eh. Santo. Opo, iniwan nga ng mga apostol lahat eh, kapatid eh. Si Pedro nangingisda, iniwan yung pangingisda niya. Yayaman Walang ba si Pedro? perang dala yan. Sabi rin ni Kristo, huwag kayong magdala na supot. Sabi ni Kristo sa mga alagad, nung hinayo niya yung mga alagad, huwag kayong magdadala na supot. Ni tungkod, huwag kayong magdadala. Kasi O ano malakas bang ang ginagawa sa supot? Eh, pita kayong kapatid. O sige, patunayan mo si Hob, mangangaral. Sige, basahin mo sa Biblia sa akin. Mangangaral si Hob, ha? Ganyan na katwiran nyo ngayon, balinto na. Si Hob daw. Pakahusay mo, sige. Basahin mo sa akin sa Biblia, mangangaral si Hob. Puno ng relihiyon, ha? Mag-unmute ka. Eh kung talaga may bayag ka, mag-unmute ka. Patunayan mo sa akin yan. Eh, ba't mo gagamitin sa Hob? Eh, pinag-uusapan natin dito, mga ngaral. Kung may bayag ako, wag ako mag-zoom. Ikaw nga hindi makapagsalita eh. May restriction ka ba? Iharap mo puno mo. Harap mo rito puno mo. Wala na kayo niyan. Natupad na sa inyo sa Jeremias, ang mga lalaki ng, ano, lalaki ng Babilonya ba yon? Sinabi doon, sila'y nagsisiurong. Nangatatakot na. Mga urong na yung mga paninindigan nyo dyan eh. Nagsisiurong na parang mga babae. May debate pa ba kayo ngayon? Wala, hindi ka na mapagpanggol ng puno mo. Kaya ikaw nila nagngangawa. Bibira-bira ka ng hub eh. Ngayon, hindi ka makapagpa... Wala naman ako eh, kasinabi, mangangaral si hub. Eh, ba't mo ginamit? Anong gusto mo patunugin doon? Ganyan na kayo mag-analisa ng Biblia eh. May nagtanong din sa guya mo, di ba? Ang sabi ng guya mo, eh, sabi doon sa SK, Servisyong Kapatiran, mali ho ba yung ginawa ni kapatid na Elin na nakipag-debate siya? Wala akong sinasabi na mali ang ginawa ni kapatid na Elin. May sinabi ba ako noon na mali ang ginawa ng kapatid na Elin? E di lalabas, mali rin yung sinabi ni Moises na bawal kumain ng baboy. Di ba, ganyan na kayong mga tuwiran ngayon? Alinaw-linaw ng tanong nung ditapak, eh, napunta sa pagkain ng baboy. Kakahiya kayo. O kung hindi ka makapagsalita, eh, tiisin mo na lang yung maririnig mo, Noel. Hindi na yan yung ang dating daan na pinabibiliban mo. Nung araw, may bayag pa yung mga yan.
Tagal na namin hinahamon kahit sinong MIC. Wala, walang humaharap. Sige na, Kuya Adel, ikaw na lang. Ikaw naman. Pasensya ka na. Mainit ang ating ano. Ating kuya. So, de, kung ano man, kung welcome naman kahit si Rito magsalita eh. So, si Brad Duel, kesa sa nagchat po kayo, de, much better, ano. Let's, ano, let's make a healthy discussion. So, everybody are welcome here. Diba? Kung ano man yung mga paniniwala mo, stand mo. We will, sabi nung respect Noel, that. Eh. Oo, sabi nung Noel, di ba, Hob? O, edi magsalita ka ngayon, mag-mic ka. O, magsalita ka ngayon, patunayan mo si Hob, mga ngaral. At nagpayaman. Yung kung gusto rin i-podcast to, actually, dapat naka-podcast talaga to. Kaya nga, hinihintayin lang namin si Broccoli kanina para i-live. Ang problema kasi mukhang busy yata si Sogong Broccoli. So, kaya yun ang, ano, yun ang hindi po natin na-live to. Supposed to be, halos gabi-gabi na rin kami nagla-live eh, para at least ano, may mga issue na kailangan itakil at pag-usapan. Ayun, open forum po pwede rin. May mga fanatics pa pwede rin pumasok. Oh. Tinatanong ni Hotdog, saan sasama ang... Saan ka? Saan? Para saan ba to? Ito ginagawa namin ito. Actually, itong Zoom na ito nga intended doon kay Brother Dolpo, supposed to be kasi gusto niyang i-prove based sa message niya sa akin na patutunayan niya nga na totoo yung totoong sugo si Bes at yung MCGI. At pero pa siyang doon sa talata kanina na binabanggit niya. Ano niya, gusto niya patunayan. So, kaya, pero supposed to be, meron talaga kami every night na Reddit news tonight. So, pinag-uusapan namin nila Broccoli kung ano yung mga issues sa Reddit. Pasensya na Kuya Adel. Eh, si Hotdog, kung lalabas ba si Kuya mo sa debate, iaharap mo sa amin? Oo, mag-ano kami? Magtatanggal kami ng mga maskara dito. Gusto mo? Usapin mo si Kuya, parating mo yung hamon namin sa kanya. Oh, baka may konta ka ni Kuya, may cellphone number ka ba? Bigay mo link namin dito. Oh. E ba't mo kami tuturuan na mag-broadcast? Nagbo-broadcast nga si Broccoli ng live eh. Hindi makapasok yung guya ninyo eh. Oo. Oh. Ang tagal na namin hinahamon yan, baka ikaw makinig sa'yo, Hotdog. Tsaka Noel. Oh, puntahan nyo sa palit. O Kuya, may nagahamon sa inyo yung Soro Servant tsaka yung Adel. O haharap ka ba? Subukan mo lang. Tignan mo kung lalabas yan. Oo, tagal nga namin hinahamon eh. De, tsaka diba Kuya mo, Adel, ano, hinani ho, wala? Tsaka alam nyo, o talaga si KDR ay ano yan, may bayag talagang humarap yan at akong haharap yan. Eh, alam na ba niya yung ano eh, yung podcast ni Broccoli? Posible hindi niya alam yung page ko. Kamonitor yan sila. At every night, alam naman nila yan na may mga live broadcast kami. At alam nila na ini-invite namin silang pumasok at magpaliwanag sa mga issues na aming ine-expose. Kaya considering ano no, na alam niya na marami nang naglalayasan at marami nang umaalis ano at marami nang mga miyembro na nasa Reddit, eh wala pa rin siyang ano, wala pa rin siyang kibo, wala pa rin siyang ginagawang, alam mo yon, yung nasaan daw yung umalis. Yan 21 tayo ngayon, minus kayong dalawa, kayo ng Noel. Tanungin mo yung mga yan kung hindi nag-alisan yung mga yan. Ako, Bugok! Sinipa ako. Hindi sila nag-alisan sa akin. Bugok ka. Kaya ilabas mo puno mo.
Kung ayaw, kung nasasaktan kang tawagin ka namin bugok, eh talagang bugok ka talaga. Di ka mapagtanggol ng puno mo. I-broadcast daw sa amin ni Bro, makinig ka nga na ano ng Broccoli Podcast. Naka-broadcast kami gabi-gabi, pero hindi naka-broadcast. Ito nga, recorded nga ito eh. Upload namin to eh. Huwag ka mag-alala, i-broadcast namin yung kahungangan mo, hotdog. Pangit pa ng pangalan mo, hotdog. Wala ka man lang ka-taste-taste. Alive kami Yan na lang kayo magaling, mang asar. Yan na lang kayo. Hindi nga kayo makapag-open mic eh. Mag-open mic ka, hotdog. Sige. Contesta yung may mga pinagsasabi ko, patunayan mo. Buklatan tayo ng Biblia, hotdog. Ikaw, Noel. Diba, ginamit mo si Hob? O baka pag hinamon kita ng tungkol kayo, ba hindi ka titindig dyan? Bawal ba ikaw sa mga ngaral magpayaman? Sinabi na nga ni Kristo, huwag magtitipo ng kayamanan eh. Magaling ka pa kay Kristo. Ahiya kayo. Makinig ka sa ano, makinig ka dun sa podcast. Ngayon lang to hindi naka-live, hotdog. Ay, nakikinig ka ba? Kasi nga tulog na si Broccoli. Oh, kagabi meron kaming live. Oh, puntahan mo yung link ni Broccoli sa podcast. Naka-live kami. Wala daw, may paki sa podcast. Wala daw, may paki sa podcast. Nangaasar na lang yung mga yan eh. Sa'yo, kaya... wala kaming paki sa inyo. Ang gawin nyo na lang, hotdog at saka Noel, bumili na lang kayo ng concert ticket. Di ba, Kuya Adel, may concert na naman. O, yun na lang pagkaabalahan nyo. Kesa nanggugulo kayo dito. At saka mga ano sila, yung mga keyboard warriors sila. Kung talaga nga magagaling oo, kayo sa hanggang chat argumento. Lang eh. Kung magagaling kayo sa argumento, mag-open kayo ng mic, hindi nagtatago kayo sa chat. Oh. Ganyan yung mga fanatics sa ano ko eh, sa FB ko na walang ginawa kundi mag-comment lang. Pagka in-invite mo na sa ano, sa podcast na, kagabi, in-invite na. Ko rin. Pumasok. Wala rin, ayaw rin magsipasok. Eh naman pala, may pinaglalaban pala kayo. Kayo pala tama. Eh bakit? Mga doon kayo magsalita. Baka mamaya yung dalawang nag-chat-chat na yun, baka bagong lub-lub lang yan. Mag-open kayo ng mic. Mukha nga bagong lub-lub lang eh. Tanong ba naman nung isa ano daw? Kahapon lang ata na lublob yan. Kahapon lang. Katunayan, bago nga lang. Tanong nga nung isa, masama daw ba na yung mga ngaral ay magpayaman? Eh, mismo si Invest na nagsasabi na noon eh, sa mga exposition niya na pag yung mga ngaral ay nagpapayaman sa demonyo yan. Sabi hindi siya aware sa... Hindi. Eh, ano lang yan, nabilib lang yan sa mga debate ni Epps eh. Eh mukhang ano naman ito, itong hotdog at saka yung Noel, mukhang inosente sa debate, hindi yata nakarinig ng ibang debate, kaya ganyan yung mga ano ngayon, mga bagong lublob na masyadong na-hype, masyadong mainit. Bumilib dun sa mga narinig nilang expo. Narinig lang ng expo kay Best. So akala nila ayun na yun, di ba? Akala nila totoo kasi puro atake, di ba? Nila, nakakita na sila ng ginto, natansu pala sila pare-pareho. Yung pumalit, hindi marunong hindi nga makapag-live yung pumalit eh. Nagla-live ba yung guya ninyo? Kahit isang beses sa exposition? Tapos tuturuan tayo, Kuya Adel, tayo daw mag-live. Eh yung guya nila, ni isang beses, hindi nga nag-live sa television yan eh. O sige, mag-live siya, tatawag kami. Magtatanong kami. Kaya ba? Kaya ba niya? Oh, sige na, yung dalawang keyboard warrior dyan, mag-open kayo ng mic. Wala, hindi nga naka-restrict yan bro. Anyone can open their mic. Anyone open can talk. Yan. Walang restriction wala. Dito. Ayun na nga, talagang ayaw talaga. Hindi ka makapagsalita ngayon. Ayaw talaga. Ano ba kayo? Membro ba kayo ng troll farm? Troll ba kayo? Kaya hindi kayo makapagsalita? Ano? Wala na, umalis na. Umalis na. Wala eh, sinubukan tayo dito, 'di ba? One time Kuya Adel, si Melts pumasok saglit, tapos nung nakita ng dami, lumayas agad. Wala eh. Si Roland, ano sabi ni Roland? Eh ba't pa kita kakausapin, ibang diwa ka na ano pa ipa ano, hindi mo ako pinapasagot kapatid. Eh ba't pa kita pa pasasagutin, ibang diwa ka na, 'di ba sa recording nung kakausap ni Roland? Ganyan na kayo ngayon. Pero nung buhay pa yung matanda, si Epps, eh lahat ng duda ng kapatid, pipiliting sagutin ni Epps eh. Kahit pa paano, ganun pa siya.
Noon. O nasa na, lumayas Ngayon, na yung wala. dalawa. Lumayas na yata. Di na kinaya. Eh, binasaan ako ng Hob eh. Eh, hinahamon ko siya. Hindi niya Nangangaral ba mailabas. yan si Hob? Hindi niya mailabas. Oh, wala. Ngayon yun. Nagtago na. Babasa-basa eh. Hindi naman marunong pala magbasa. Ganyan na kayo ngayon. Di ba kayo nakakahalata? Di na kayo marunong bumasa ngayon? Wala na yung tikas ninyo sa Biblia. Hindi kagaya nung araw. Ana. Eh, pagpasensya niyo ako, Brad, ano, Brad Rolando ba yon? Kuya Adel? Eh, hindi kita sa, inaaway kita kapatid, pero Hindi, okay hindi ako lang pa yun makakapa. Oh, pasensya ka na, bro. matagal na akong nakikinig sa Oh. inyo. Nagmamanggagawa pa lamang. Opo. Pinagbabawa lang kami, Opo, pero opo. kilala ko na po kayo lahat. Opo. Pasensya ka na, bro. Hindi ko kasi Okay lang po yun. matatanggap yun na walang alam si Epps. Oh. Okay Eh, lang po yun. kitang-kita namin eh. Oo, kitang-kita namin, kapatid. Lahat ng kapritso, sinunod niya dyan sa pamangkin niya. Pasensya na po kayo. Nasaksihan kasi namin. Kung gusto niyo ho, eh, dalu-dalu ho kayo. May pundaan ho kami every Sunday. Alas 8 ng gabi. May awitan din kami doon. Hindi namin inaawit yung awit sa MCGI. Kundi naghahanap kami ng mga awit sa iba't ibang denominasyon. Walang discrimination. Everyone is welcome. Pati nga awit ng Katoliko, pinag-aaralan namin kung tama ba yun eh. Okay, walang diskriminasyon, walang monopolya ng karunungan. O kahit sino pwedeng pumasok yung Sunday na 8 p.m. Mag-raise hand Sunday, tayo. 8 p.m. Ay, conscious Ay, case. sige. Sige po. Conscious case na. Sige po. Si Pechi. Well, meron akong ano, meron akong friend dito, may tanong siya. Ano yan yung isang bakit ano, possible yun. Bakit? Bakit ganito po? Kasi sa ibang, halimbawa sa isang congregation, sa Cavite, sa Manila, bakit wala kayong pastor? Wala yung parang kung sa ano lay minister na mag-preach, kundi si Brother Eli lang, parang sa TV lang kayo. Bakit ganun? Dati ha, di ba't mga ano Oo. kayo? Opo. Opo, dati. Nautuho kami doon, sis. Pasensya ka na. Ngayon ko nga rin yan napagtanto eh. Bakit nga kami nakaharap sa TV, no? Tuwing Diba? gathering, no? Church activity. Nakaharap kami sa TV lagi. Oo. Kaya-hiya nga kami talaga, kapatid, eh. Napansin namin yan. Sabi ko nga, oo nga, kaya-hiya talaga tayo. Ginawa tayong katatawanan. Nasa TV kami nakaharap. Ginawa tayong zombie. Oo. Oh. Ito yung tatay niya daw. Nakikinig dati. Dati, oo. Yung father ko kasi, bago siya naging pastor, nakikinig siya kay Brother Eli. Opo. Parang nakuha siya ni Brother Eli sa pagsalita kasi nga magaling sa Bible. Kaya lang, nagmumura siya. Yun ang ayaw ni dad nung father ko. Sabi niya, bakit nagmumura na siya? Parang iba na yung spirito. Oo. Biblical naman yun eh. Bawal nga yun. Basahin natin ha. Sabang talata yun. Hindi pwede yung pagsasalita ng ganun na may diba? Kaamuan dapat. Parang kung hindi ko magsalita ng ano, ng G-A-D-O, tapos ano yung animal, di ba? Narinig, yung mga term na ano niya eh, na mga hindi magandang marinig. Masyado sa lang, masyado lang kasing ano po yan eh, exaggerate at hinipe ni Bess yung ni Brother Eli yung pasasalita ng masyadong magaspang at harsh kasi ang kanyang binabanggit niya na basehan niya noon eh, si Kristo nga eh, ang tawag niya sa mga eskrib at pariseo mga ano mga ulupong ganun mga anak ng demonyo ganun ang ano niya kaso ang problema ni Bess parang masyadong too much na yung ano niya yung ginagawa niya na paninigaw. Oh. Galit, hindi basta niya tawag yung ulupong eh. Judge, judgmental. Oh. May mga certain oh. Ano lang tawag, eh. May mga certain hindi ulupong ang tawag, Kuya Adel. Kuya Adel, hindi ulupong ang tawag eh. Pinipersonal niya yung mga pastor eh. Si Almeda ang bulol. Si Kabularo ng Kalbo. Ganyan siya eh, di ba? Naninira siya ng dapat ano, ganito, naninira siya ng religion. Oo.
Dapat ganito ka, hindi ka dapat ganyan. E ano? Ano bang talata yan? Ayan, na buong kapakumbabaan at kaamuan ay na may pagpapahiluhod ay mga batahan kayo-kayo sa pag-ibig, e dapat pala maamo with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Yung dapat ang nananaig eh, kaya minsan namamalayan tuloy. Sabi nila, may ganyan ba ikang pastor, nagmumura. Eh wala ka naman talagang mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagmura. Wala naman pangangungayaw ang Kristo kahit kailan. Sabi ni kung sabihin ko man na tanga yan, eh talagang tanga lang yan. Sinasabi ko lang yung state of mind niya. Kung gago. Pero mo ba naman yung babasa ng diksyonaryo para patunayan yung kanyang pandadala ano pandadala pag adidla ano adhi ano tawag doon adlahi doon sa kapwa pag adlahi ad hominem babasa ng diksyonaryo yon diksyonaryo Pilipino UP hindi Biblia babasahin UP dictionary ano ibig sabihin ng tanga o anong ibig sabihin ng gago. Oh, babasa yung UP Dictionary yung Pilipino. Oh, doon mo siya makahalata. Wala kasi siyang mababasa sa Biblia ng babasa yan, 3:1. O, oh, 3:1 ng Galacia. Eh, nakalagay doon, mangmang eh. Hindi naman tanga. Yeah, tama. Mangmang. Iba yun eh. Iba yung term ng mangmang sa tanga eh. Ang layo yes. Kayo. Opo. Kaya babasa yung UP Dictionary yung Pilipino. Ganyan ang ugali niyan eh. Pag yung Iglesia ni Cristo gagamit ng diksyonaryo, masamang masama sa kanya. Pero siya, pag gagamit ng diksyonaryo Pilipino para i-justify yung paghumura niya, eh palakpakan yung mga ditapa. Hindi pa mga zombie na talaga. ang tanong, bakit galit na galit siya sa Iglesia ni Cristo? Eh, kalaban sa negosyo, sis. Ayun. Ayun. So, business. Oo, kalaban sa negosyo eh. Pareho kasing inggit call? Eh. Inggit to, inggit. Kasi yung mga, yung iglesia ni Cristo established na eh. Well established siya, nagsisimula pa lang. Wala nga siyang kapilya eh. Yung isang kaisa-isang kapilya nila, yung MCGI Chapel sa Apalit. Eh ang INC, kahit saan ka lumingon, meron na. Eh ano siya eh, may grudges eh, inggit. Sabi nga nila, ayun. Pag inggit, pikit na lang. Tama. Sa kanya, hindi inggit-pikit eh. Inggit, umurahin niya yung mga ganun. Sa kainggitan niya. Akala ko kasi, dati din siyang iglesia na nagtiwalag, tapos gumawa ng sariling ano. Yung nagturo po sa kanya ng Biblia si Nicolas Perez, ministro po ng iglesia ni Cristo yon. Yung po yung ayun. Roots ng ni Soriano. So, ano, sabi ko nga, eh, ba't may tatatwa yung iglesia ni Cristo? Eh, pinsan mo yan. Pinsang buo mo yan. Si Nicolas Perez, ministro ng Iglesia ni Cristo, eh sino ba nagturo ng Biblia sa iyo? Di ba si Nicolas Perez? Eh ministro ng INC yun. Eh galit eh. Pag ang magnanako, eh galit talaga sa kapwa magnanakaw. Ayun. O nawala na yung mga defender, Kuya Aden? Wala na, lumaya sa kanina pa eh. Alam, paano ko, may debate na tayo eh. Namunhamun ako eh, wala naman pala. Eh, kahit na, eh, sabi ko nga, pag yun, pumul yun, kahit na bumuka yung tahi ko, walang problema. Kaka-opera ko lang sa gallbladder eh. Sige ka ako, pagka pumul yung, ano pangalan mo, Noel, at saka yung, ano, yung isa, si... Pumol sila, sige. Eh, ano ko, isasalam ko yung tahi ko, sige. Kahit bumuka yan. Lumayas. Ay, naku. Sige po, Kuya Adel. Sensya na. Ayan, thank you sa tanong. Ano. Wala na yung ano, wala na yung... Ah, ano, Brad Rodolfo, ano, may ano ka pa ba? Concern? Or gusto mo na? Sa mga Del, wala na muna siguro ngayon na yun lang ang ano ko, yung hindi pagganap ng ano, yun lang ang concern ko. Tama sa, baka marami din akong sasabihin, pero
Makikinig na lang muna ako. Ah, okay. Okay. May tatanong ko, Brother basta ko Rodolfo. lagay ni... Oh, Sige, Brother sige, sige. Rodolfo, invite kita Sunday, ha? Sunday. Pero ngayon, Saturday kami, yung pundahan para sa mga Bible believers. Eh, ito nga yung kagandahan dito kay Broccoli, walang dinidiscriminate na, ano, na paniniwala, kahit Nandito mapa-Bible rin ako believer. Para tayo maligtas lahat. Yan ang Oo, siyempre. Opo, yan ang main yun concern lang. din natin. Kaya, Kaya, oho. Si Haring David nga eh, kahit yung kaaway niya no, naka ano niya eh, naka sundo niya eh. Nung Tama po. anuhin siya ni Saul, Opo. yung ano, Yung anak pa noon, best friend niya pa, di ba? Biri mo, kalaban, ano, kaaway mo mortal yung tatay, ipapapatay ka, naging kaaway mo, naging kaibigan mo pang matalik yung anak nung papatay sa iyo. Tsaka yung Ano, tumaka siya no? sa ano, nakasundo niya yung mga kalaban eh. Opo. Kaya okay lang yan, Brad, ano, Brad Rodolfo, kung naghahanap ka talaga ng ano, parang maliit na grupo, ito, kinukonsider namin ito, grupo ito, grupo ng mga naglayasan at saka naliwanagan. Yan, naintindihan namin na, ano, naintindihan namin na mali yung mga pinagtututuro sa atin. Kaya meron kaming pundahan para dyan, tuwing, ngayon, Sabado ho kami ngayon, sa this coming Saturday, 8 p.m., pero sa susunod po, every Sunday kami, 8 p.m. Itong link din pong ito, eh, kung interesado ho kayo, pasok lang kayo. Wala naman checking attendance doon. Wala sekretary na. Kukulit yung kamad ni Kadumalo. Wala. Kung trip nyo lang. Oh. Sige, Kuya Adel. Salamat po. Sensya na. Na-hybrid ako. Yun. Bali sa ano, Friday may pundahan tayo bukas. Pundahan ni Ate Petra. 8 p.m. yun. May mga gustong itanong din. May open forum tayo. May mga gustong i-consult. Gusto may makausap about sa kanilang status. Ano? Kasi daming nagtatanong din sa akin sa FB. Yung atyaga ko na lang din sagutin yung iba para lang yung iba kasi nag-aarap ng kausap ngayon. Gusto nyo may makausap din ng person, ano, ng by a voice. So, pagtulong-tulungan natin pa paano tayo makaka pag-heal pare-pareho, ano. At least importante, may makakausap lang din yung mga, ano, mga closet or exeter na mga biktima ng kulto. Isang factor kasi at isang way yan para maka-heal yung isang cult victim, yung meron siya nakakausap. Yung kasama po yan. Kailangan may mga grupo or hindi man professional or expert regarding dun sa ganyang mga cases. At least man lang may grupo like this, ano, na mga nakakausap about sa ganyang mga cases. May mga rin din tayong mayroon din tayong i-expose about 'yan. So, surprise na lang sa Friday. Papuputukin natin 'yan. At subukan tutulan ni KDR. Tingnan lang natin. 'Yun, oh, maganda. Pasok lahat. Pati siya pumasok rin siya. Yung mga KNP. Si Mel, si nag-attempt, Kuya Adel, eh, no? Si Mel, nag-attempt. Si Mel. Diba? Pumasok na nakita ang dami, nasa 100 yata tayo, nabahag yung buntot eh. Naglilipad na din. Oh, nako. O kasi meron tayong ano eh, may nakuha tayong mga documents na ano, lalo pa ang mga about sa kaperahan ng FCGI. So, nako, makikita nyo kung paano ginagastos yung mga kaperahan nila dyan. Friday yon, ano yun? 29 lang yon, 29, December 29. May nagtatanong dito, kumusta na raw yung lagay ni Brad sa Alicatan. Ang nakuha nating info kahapon ay nasa ano na siya. I don't know kung tama yung ano ko, no? Pagkakaintindi ko, pero sabi is ano na raw. Parang tulog or wala nang malay. Ganon. Dahil sa pain, so hinihingi na siya ng panalangin.
So, yun ang huling ano, yun ang huling message na na-receive natin, info. Ano po? Yun. Isama po natin sa prayers natin, yung mga believers pa po. Sama nyo sa panalangin si kapatid na saan ni Katan. Kung ano man mangyari, sana makapagsisi muna siya. Oo. At makapagsisi muna sa mga cohort kasi. Kuya din eh. Kasama eh. Cohort eh. Pero... Nagsalita na raw kanina. Pinapanala. Imran Sani. Totoo ba to? Ano? You? So, ibig sabihin, okay na siya. Bakit? Ah, okay na. Oh. Eh, mabuti naman. Angad natin yung kabutihan sa kanina. Hindi naman natin pinapanala. Ito sabi niyo, yung huling update, nagsalita na kanina. So, ibig sabihin, naka-recover. Ganun ba? Confirm to you, ha? Info mo, ha? Ito kasi kanina nga pala prayer meeting, kahapon kasi Tuesday yung ano, eh. Ay! Oo, tama. Yung kanina, it's either kahapon yun. Tama ba? Kasi, kung kanina, tama, Miyerkules nga. So, Tuesday nga yung ano, eh. Tuesday ko nga na-receive yung info. Sana maging ayos siya. Hindi naman biro yung sakit niya. May naalala pala ako, ano, kasamang Adel, may naalala pala ako. Gusto ko lang sanang mapalakas ang loob ng mga lumabas, mga natisod. Hindi po yan, ano, hindi po yan antikristo. Hindi po, nabwisit lang yan eh, kaya lumabas eh. Hindi po antikristo ang lumabas. Yan, ang mga nabwisit, pinalabas, sinipa, hindi po antikristo yan. Kaya, huwag kayong mag-alala mga kapatid, hindi po kayo antikristo. Kay Kristo pa nga rin kayo. Tama po. Tama po. Tama po yan, kapatid. Tsaka, sino yung nag-ano sa inyo, bro? Si kasama ko sa Mindanao yun eh. Yung nag-ano sa inyo, nagsabi sa inyo na, ano, tiwalag na kayo. Hindi naman yung, ano, yung nagpapatanggal na Ano rin yan post, eh. Post ko sa FB. Oo, sip-sip po yun. Nako, kilala ko yun. Bakang kilala rin niya siguro ako. Sa manggagawa, tanggal kayo sa ano, kung ano, yung tanggal kayo sa encargado. Yan yung magsalita yan. Hindi ko nako, encargado. Kala mo naman eh. Kala mo naman may encargado. Eh, ang dami niyang kargada. Laki-laki ng katawan niya. O di ba? Laki-laki ng katawan niya, hindi niya muna palitin yung katawan niya bago niya punain yung iba. Hindi naman siya inaano, no? Pero wala kang control sa sarili mo eh. Tapos magtuturo ka ng ganyan. Nako, yung taong yun. Eh, hindi ko nga alam paano naging di... Asensya na. Sorry bro, ah. Mga nakasama ko kasi yun, kaya kilala ko. Alam ko naman na sip-sip lang, kaya ganyan. Asensya na po kayo. Pagka nag-meeting ng manggagawa yon, pagka hindi na ano yung target, delikado yung position nyo, palit, papalitan kayo. Ganun ang mga panakot nga nun eh. Oo, ganun naman eh. Ginawa nga na kung, ang mga manggagawa ko, hindi na pinagte-texto. Noong panahon namin, kami ni Kuya Adel, nakakapag-texto kami. Nakakapag-pulong kami nung araw, di ba Kuya Adel? Nasaan ba si Kuya Adel? Nawala yata yun. Oo. Nakakapag-texto kami. Eh, ba't ngayon nauwi na lang sa kolektor at kolekta? Yun na lang ang gawain. Hindi na nakakapag-texto ang mga manggagawa. O, yun yung sagot doon. Kasi mind conditioning. Mind controlling. Isa lang ang nagsasalita para, ayun, tignan nyo. Yun ang nangyari kay Eps eh. Isa lang yung nagsasalita. Siya lang. O, nung nawala na siya, eh, hindi naman pinagpatuloy ng kanyang pamangkin. Hindi nga makapagturo ng maayos eh. Sabi yan, ba naman? Yan bro tres, yung ano. 3:15 ng Pedro. Sabi ni Guya. Maging handa kayo sa mga nagsisihanap sa inyo ng katwiran. O kapatid na RR. Naghahanap ng katwiran. O yung katwiran hinahanap kapatid na RR. O ibibigay mo katwiran kapatid na RR. O ano yung katwiran na yun na ibibigay? Kung sa inyo may magsihingi ng ano, sabi dun sa Lucas, magsihingi ng tinapay. Eh, ikaw yung katwira. Good works daw. Ay, nako. Yan na yung katwira nila ngayon. Tawa ako ng tawa. Nakakalungkot na lang ko eh. Paurong na eh.
Yung katwiran nila eh, good works. Yun daw yung hinihingi. Yung nasa 3:15 ng Pedro. Kaya pala nung binasa ni RR, na allergic na naman siya. Hindi pinatuloy yung 3:15 ng unang Pedro. Hindi niya na matipigan yung talata na yan. Handa sa pagsagot. Ay, nako. May mga concern ba yung iba dyan? Tanong or something? Baka meron kayong gustong... So ano pa concern natin? Ano? Soro. Rodolfo, okay ka na ha? Wala nang issue ha. Kala ko... Lumayas na yung matatapang eh. Kala ko kasi talaga pro-best to si ano eh. Totoo ba, Brad? Totoo po bang ni-rape ni Brad Daly si Puto? Medyo ano yan? Invite medyo... natin si Puto. May invite ba natin si Puto? Kuya Adel. Tanungin natin siya. Tanungin ko rin. Nakaraan nakachat ko yun eh. Inad ako sa FB. Ang tinanong ko sa kanya mo, kung... Gusto niyang... Hindi, tinanong ko sa kanya kung pa pwede bang ano, pa pwede bang i-invite niya si Manalo hamunin si KDR ang debate. Wala eh, ano rin siya eh. Hindi rin siya interesado. So, ay, hindi papatulan ni Manalo yan. Malabo yan, wala yan. Sino ba siya? Ha? Parang ganun lang ang tingin nila sa MCGA, mababa lang. Hindi ano, hindi significant ba? Patulan, parang ganun. Oo. Si Epps lang naman yung significant sa kanila. Nung nawala na si Epps, eh, hindi na tinik sa lalamunan si Guya. Kaya, hindi na nga binabanggit yan eh. Binabanggit pa ba ni Ramil Parba yan tsaka ni Michael? Wala. In fairness doon sa uncle, may bayag din talaga na makipag-diskusyon o debate. Pero itong uncle, itong pamangkin, wala talaga. Sino kaya papalit kay KDR pag nawala na siya? Kaya Adel, FS ba yan? Puro kaperahan naman. Oo, basta. Baka yung mahilig sa manok. Kuya Adel. Baka yung mahilig sa manok yung pumalit. Hindi natin alam kung sino yung ano eh, sino papalit pag nawala si DSR kasi ano eh, kung titignan natin kasi yung lineup ng KNP ngayon, walang papasok doon sa criteria eh ng ano, ng pagiging sogo no ng MCGI yung kanilang basehan. Na kailangan pinanganak sa iglesia. Oo. Isa yun sa requirement eh na dapat ano, sabi ni Bes, pero I doubt, parang ano na lang yun eh, parang noon ginamit lang na, pinilit lang ni Bes yun na maging requirement na pinanganak daw sa iglesia para at least maipasok si KDR talaga, di ba? Tingin ko minanipula din ni ano yun eh, ni Bes yun eh. Kasi nga naman kung magbobotohan at lahat ng MIC qualified, hindi mananalo si KDR, totoo lang. Kasi kasabay niya nung time na yun, may sina Brad Mel magdarog ang mga bantog doon eh. Mel magdarog, Jose, si Danny Navales, 'di ba? Yung mga ano noon, mga sikat nung time na kasabay niya nung nilagay siya na pangalawang tagapangasiwa. So para at least ma-minimize yung kompetensya, kailangan ipinanganak daw sa loob. Ano? Iglesia. Eh, problema ngayon nila dyan ngayon. Hindi nila akala eh, na akala nila kasi nila, yung delusion nila, eh, dalat ng buhay si Bes. Eh, ang problema nila ngayon, namatay. Oh. Sige, ano, Tepech, sige. Oh, conscious scale, di ba? Meron po akong tanong. Apo. Halimbawa po nawala yung pinakapinuno nila ngayon, sinong papalit? Tsaka ano po yung criteria ng pagpili nila? Yun nga pa yung kailangan binabanggit. Kailangan ba ano? Sige po. Opo. Yung criteria. Yung criteria. Opo, sige Kuya Adel, ikaw muna. Natawa lang ako sa criteria. Wala kasing criteria sa kanila.
Ay, Oo. wala. Walang criteria. Kailangan po ba, ano, galing sa kamag-anak ba nila? Kamag-anak. Yun na Malaki ba kailangan. ang puhunan? Ganon? Ganon. Malaking, ano? May ROI na yung dapat, mga return of yung investment. mga requirements po kasi nila dyan. Una, anak sa iglesia. Okay. Ang batayan nila po dyan yung sa Jeremias 30, ano ba yun? 18 ba yun? Soro? Ang mga ang kanilang prinsipe, isa sa kanila, prinsipe taga-akay, isa sa kanila. O yun, oh. Tapos, ayun. Kailangan, ano, ano ka, nandoon ka sa lineup ng pagiging ministro. So, oh, yun yung kasi ministro. Yung pinakamataas na, ano eh, ng level ministro ng pagiging manggagawa eh. So, ano na yun, kumbaga, parang, kumbaga, yun yung mga senador yun eh. So, doon pipiliin yung magiging pangalawang tagapangasiwa sa lineup na yon. So, yan ang ano, mga Oh, okay. requirements. So, doon sila mamimili. Kasi ganoon ang ginawa nung pagkakahalal kay Daniel Rason na ministro kasi siya dati. So, kaya qualified siya na ihalal na maging pangalawang tagapangasiwa considering anak din siya sa iglesia. So, ganon. So, tapos ang problema nila ngayon, yung mga natirang ministro ngayon, wala na pong ano dyan, wala nang anak sa iglesia. Lahat yan converted. Oh. Galing sa iba-ibang relihiyon. Oh. Walang ministro ngayon na anak sa iglesia, kaya yun ang isang problema nila, soro, di ba? Paano nila i-reconcile ni Daniel Rason ngayon yan? Kaya, hanggang ngayon, hindi pa siya makapaglagay ng pangalawang tapakasiwa. So, yun ang mahirap. Ay, ano naman po, sa edad naman po, kailangan may matanda o bata? Sa edad, o wala namang binabanggit si Best noon eh. As long as, as long as sa ministeryo ka ng pagmamanggagawa, yun nga, ministro ka. Yun, okay. yun ang ano sinasama sa pinagpipilian na ano ng pagiging pangalawang tagapangasiwa. So kano nang I don't know kung iibahin na nila yung ano ngayon yung magiging setup no ng pagtatalaga ng ano ng pangalawang tagapangasiwa o ng tagapangasiwa kasi wala na nga eh. Wala nang pangalan eh. Wala nang kamag-anak eh. O, walang kamag-anak. Wala nang anak sa iglesia na ministro ngayon. Yun ang magiging problema ngayon nila dyan. Di ba katulad ng ano, di ba, soro ng sa Katoliko, di ba, meron silang tinatawag na ano, yung tatawag nila dyan. Okay, explain nyo nga po. Ano yung anak sa iglesia? As in parang pinanganak ka na... talagang yung mga parents mo nandun na, pati ikaw, parang pinanganak ka na, yun na yung kilagisnan mong iglesia? Ganun po ba? Opo, anak po sa iglesia, meaning pinanganak ka po sa, ano, sa iglesia, sa MCGI. Ah, okay. Parang yun na yung kilagisnan mong pagbungad ng mata, ay pagmulat ng mata mo, yun na, doon na kayo nagsisimba, parang ganun. As in, hindi ka po converted o galing sa ibang mga religion. Okay, yeah. So, ganun ang ginagawa nila. Yun ang qualified doon sa pagiging ano, tagapangasiwa. Yeah. Oh, ito, last question. May sarili bang Biblia ang dating daan o parang katulad din ng Biblia ng ibang religion? Wala po, nakikigamit lang yun sila eh. Ang mostly diba, King James Version, may Quran, ba parang ganun. So, hindi ko talaga alam kung may sariling Biblia, meron talaga silang sariling Biblia o talagang kung ano yung Biblia ng ibang religion, ganun din. Parang sa Katoliko, meron sila yung magandang balita, di ba? Pretentious yan, sis. Pero meron pretentious sila, silang tinugtong na ibang mga verses, di ba? Parang may iba pang mga verses. Apokripa, ang tawag po doon yung apokripa.
Yung Biblia ko kasi ng Protestante na inilimbag noon galing sa Latin Vulgate ng Vatikano o yung Latin Vulgate o yung Codex Vaticanus, no, na-translate ko yan ng to a common language ni Wycliffe to a German language at if I'm not mistaken, yun na yung naging gold standard ng Bible sis. Doon na nagkaroon ng translation. So yun po yung tinatanggap ng mga Protestante, yung 66 books. Etong mga Katoliko, nagdagdag pa ata sila yung tinatawag nilang apokrypha. Yung oo, may meron may sila. Dinagdag silang 12 yata o 15 yung dinagdag nila. So 70 plus yung kanila. Yung MCGI, pero silang ginagamit na ang dating Biblia. Na wala naman yung gano'n na ang dating Biblia. Oh, yung so meron nasa silang sariling version. Wala namang po sis. Hindi magkakaroon na sariling version yan kasi wala namang scholar dyan sa mga yan. Para ho ma-translate mo ang Biblia, kailangan ho ng mga Bible scholar. Eh wala naman ho sila makukuha ang Bible scholar kasi yung puno nila si Soriano, hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral yun eh. Oh, Ano magiging Bible scholar? Kaya pala ganun yung bunganga niya. Oo, hindi ko nakapagtapos ng pag-aaral yun. Pagpasensyahan nyo na. Eh, yung ginagamit po nilang Biblia, yung ang dating Biblia, ang totoo po niyan, yan po ay ang Biblia noong 1905. Yun po ay galing sa English Standard Version. Yun po ay tinranslate ng mga Protestante from English Standard Version, ginawa po sa Tagalog. Ang una pong salin po niyan, matapos noong 1905, lumang tipan pa lang po. Yun, oo. Hanggang natapos po yun, 1907, if I'm not mistaken. 1907, natapos po yung dalawa, luma at saka bagong tipan. Ay, yung mga MCGI na yan, inano nila, nilagay nila ng label na ang dating Biblia para mag-point po doon sa kanilang programang ang dating daan. Eh, wala naman yung ang dating Biblia. Ang dating doon. Ang nakalagay ho. Oh, ang nakalagay ho talaga na Bible translation ng 1901, ang Biblia. Yung po talaga yun. Oo. 1905. Oo nga, ang Biblia. Binagdagan lang ho ng dating. Oo. Oh. 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 Nilagyan lang ho nila ng dating para magtunog dating daan. Ganun. Eh, masalimuot ko pagka-translate ng Biblia. Since kailangan na sasang-ayon yung mga Bible scholar sa translation. Ang daming Bible scholar sa mundo. Okay. Salamat. Thank you po. Salamat po. So yan yung ganyan po yung yung pagsaselect ng leadership ng MCGI. O baka parang sa madalit sabi, kung ano yung trip ng leader ngayon, na maging leader yun yung masusunod. Parang ganun. Para di na lang mahirap intindihin. Yung mga sinasabi-sabi Pustahan na... Pustahan tayo, Kuya Adel. Pustahan tayo, Kuya Adel, yung may mahilig sa manok yung papalit. Yung mahilig sa manok, yung kapatid niya. Pwede, pero ang feeling ko, mas matimbang si Kasi yung ampun niyo lang yun si EJ Rason, di ba? Hindi naman talaga nila, kadugo yun Ang tingin ko dyan yung anak ni Sis Ruth, si Penpen. Kaso masyado pang bata. Parang matagal-tagal pang pahihinugis bago maging maging papalit, di ba? Wala, hindi nagkaanak si KDR Sablay Hindi, pinaitunay lahi talaga. Yan din. Kaya nga, banat diba? Aso, santong kabayo, mukhang magsasalita yata. Sige po, sige po. Hello po. Apa-apa. May dalawa akong tanong. Sandali. Ano-ano po yung sabi nyo si si Rason, yung si EJ yung papalit kung sakali? Babasahan tayo na sitas nun. According to yung game farm na yun, Kapitulo 2, Talata 3, baka ganun ang sabihin sa atin noon. Game fall sa sabong. Ay, sa panabong naman, no? Baka Kristo ng sabong yung kilala niyang Kristo, kapatid. Yun ang mangyari.
Ah, kapatid, may tanong ko ako. Bawal po ba talaga yung magsusuot ng alahas yung babae? Kahit simpleng Ah, hikaw parang lang. oh. Parang naalala kita, sis. Ikaw ba yung taga Middle East? Anong taga Davao? Oo. Oo. Yung nangutana ni Adto. Ano sa to? Puan man to, Ano sa puan to? buhok man to. Nangutana ka? Puan, Ah, kanin. oo. Oh. Tapos, nung ano, nung SPBB, nakikiusap ako na ano, Opo. mahingi lang ako ng link kasi masama yung pakiramdam ko. Tapos, ano, tinitingnan lang yung message ko, wala man lang salita na hindi na po pwede. Ganun ba? Kahit pakunwari lang. Ang nangyari kahapon, binigyan nila ako ng link nung prayer meeting, hindi ako dumalo. Oh, maganda. Hindi, pagka manghingi ka ng link ng prayer meeting, sa amin na lang, kapatid. Meron naman kami niyan. Meron kayo? Tanoy mo si Kuya Adel. Si Kuya Adel, meron yan, Kuya Adel. Kuya talaga. At saka po yung about sa ano, totoo po ba yung ano, yung scholarship sa La Verdad? Ah, kumbaga yung ano, yung mag-aaral ng libre. Kasi yung Ay, hindi anak ko, totoo yun. Pagka-college yun eh. Hindi totoo yun. Meron nung full scholarship, may partial scholarship daw po. Meron nung kaming nakausap dito, di ba Kuya Adel? Ay, ang masakit nandito to, kanina sis, yan, yung taga La Verdad, kaso nag-out na. Oh, sayang. Nag-out na. Oo. Ang problema nun, sis, nahuli siya na nag-debate. Yung nagdala siya ng vape yata. Ayun, ano, tinatanggal na yata siya sa eskwelahan doon sa La Verdad. Eh, hindi naman siya ka-anib eh. Ba't mo naman pasusunurin siya sa bagay na hindi naman niya pinaniniwalaan, di ba, sis? Kaya kung magpapaaral ho kayo, wag na wag niyo hong ipapasok dyan, kapatid. Wag na lang. Pagpapasukin niyo na lang ho sa mga state universities and colleges. Marami naman pong state university. May city university ho. O eh, mga public ho yun. Doon na lang ho. Wag na ho dyan. Masasayang ho ang oras niyo dyan. I'm telling you. Tapos, dudoktrinahan sila, pakikinigin ng pagkakatipo na hindi naman sila, wala naman silang interes na umanib, eh, mapipilitan, no, bandang huli. Eh, huwag nyo na hong gawin yun, sis. Kung may papaaralin ho kayo, sabihin mo, ano ka na lang, mag-add to ka na lang sa mga public, ano, university. Naaman lagi, daghang university dito sa Davao, oy, San Pedro College, di ba? Na San Pedro College to on napay ano Mindanao State University. O ang dai-daing eskwelahan doon. Siyempre, siyempre kay ang ingon nila na dool sa Ginoo, tapos wala no, ka wala daw gasto sis. Pag ano, wala daw gasto nako, pag dito dili na ng anak. Nako, dili na tinuod sis. Ayaw magpa unsa man to sa Binisaya. Ayaw magpa ano ba yung dagit? Magpaloko. Nakalimutan ko na, tagal ko na rin kasi hindi na magpailad. Ng dabo. Ayaw magpailad, kana. Um, ayaw magpailad sa ilaha. Maayo ng pagpaeskwela ang imong anak ba sa state university. Dagan mang state university dito sa Davao o sa Mindanao man. Dagan man, maayo pang mga eskwela, mga top-notch na eskwelahan. Tanang imong pangutan na sis kanang sa ano sa alahas, dili na bawal. Kay ni adto man, nagasuot man ng mga alahas sa mga Kristiyano. Kay kuan manggod gi ang nanay sa akong amo ba, ang both side, mama sa amo na kong babae niya, mama pod sa amo na kong lalaki, gitagaan ko nila og kwintas. Kaya, saan man ako nili na ako magamit? Kay bawal lang daw. Isuot mo, ano man pangunta na po kung saan mo na, isuot da yun. Lili, kay isuot bawal da yun, mo tapos, daw, ana gani, ingon nila, bawal mag-alahas. Nili na tinuod. Sinagsabing bawal. Sinagsabing bawal. Si kuan kaning mga kapatiran go diri sa amoa. Kung tanong lokal si Sotin mo yan.
So, ito yung punta ka Nako. ng lokal. Nako. Kaya mo sila, kung nako, lakon lahat yan, papaka, ano ka, lahat yan, entertainin mo yung kanilang mga pinagsasabi. Hindi ka na makakapamuhay ng normal, sa totoo lang. Pumunta kaya akong mo, ano, no, nung dati pumunta ako ng, may family day kami dati. Ang sinuot ko, pantalon, pero hindi siya ano, kahit maong siya, hindi siya hapit, maluwang siya, tapos yung blouse ko mahaba. Ano, harap at likod, natatabunan ba? Sinita ako nung ano, nung worker namin, sabi pa niya, sis, bawal kang magsuot ng ganyan, bawal sa atin yan, dapat ang sinuot mo, yung square pants, tapos kung magsuot ka ng ano, anuhan daw ng jersey, sabi ko, ano ba yun? Jersey? Eh na naman sila. Eh mga kaipokritohan dyan eh. Pag yung asawa ng sugo, kahit ano suot, kahit nahapit na nga, tapos kinukuha pa ng picture, pinupost pa sa social media, okay lang. Eh ang daming kaipokritohan dyan eh. Magpapaniwala sa mga pinagbabawal-bawal dyan sa inyo, sis ako. Hindi ka makakapamuhay ng normal dyan. Kaya nga, ano eh, kumbaga pa may inner battle ako ngayon kasi para bang niisip ko, Lord, ano ba to? May impyerno na ba ako? Kasi nag-isip na ako ng masama doon sa MCGI. Pero pag makikita, yun, pag nababasa ko na naman yung ano doon sa Reddit, naiinis na naman ako, lalo na yung napanood ko kanina yung video ni Lingling doon sa iskap na tawang-tawa sila doon sa ano, yung sa word na kamilyo. Isip-isip ko, ganito na ba ito ngayon na ano, magpapalaganap na diba? Salita ng Diyos? May game show na? Eh tapos kayo, nagsisisi kayo, tapos sila nagtatawanan. Di ba napakagagaling? Nagtatawanan yung kamelyo. Iba kasi yung kamelyo kay DSR, eh, camel toe. Di ba? Yun ang alam niya. Yan na nga. Nako. Sabi ko. Huwag na kayo makonsensya, sis. Huwag na kayo makonsensya. Isuot niyo yung alahas dahil binigay sa inyo. Nakakahiya naman doon sa nagbigay. Kaya lang ang gagawin niyo diyan, itago niyo sa baul. Kunsa ni mo na i ano sa yuta. Ikuan. Ibaon sa yuta. Iprenda ni mo, oh, mas masuko man ganitong naghatag sa imuha kay iprenda ni mo. Diba? Ay, naku. Ay, suot ano, mo na. Sis, suot mo na yan. Na ako ikuan ba kaning anak-anakan ako na naa sa Maynila niya. Kanang kuan. Akong gi forward ang mga link gani sa Reddit tapos screenshot. Ang anak gyud siya o nga ma dili gyud ka mo tuo anak ma kay pangdaot ra na ma. Pangdaot. Kay eh daot naman sila ni sis. Daota naman sila ni Adto pa. Kay ang MCGI daw. Daota naman sila. Kuan daw sa Ginoo, dili daw mutuo kay paninira lang daw kay akong giinan, nak dili maguna paninira. Nak dili man na EI ang ano, ang Area 52 kay mailhan man nimo ang EI kay dili man mulihok tan awa na si KDR un kanta-kanta magani na. Di gud siya mutuo. Gasa man ang tawhana nga. Sa manang AI nga kanta-kanta man diya si Kuan si nganong AI man na KDR eh. Ang kanta kaya si Kuan si Jamal ug si KDR Roland. Si Roland na taga-gitara pa gani si Roland. Si Joseph nagpaka ano pa backup singer pa gani. Unsa una ni mo na ilabay na nimo na sa ano sa iro. Ilabay na nimo na sa iro. Nandun si Best noon eh nung nagsasad na no yung kumakanta si na Jocelyn. KDR. Nandun si Best noon. Buhay pa siya noon eh. Hmm.
Huwag po Sige kayong po, mag-guilty, Pastor. huwag mo Salamat. kayong mag-guilty, sis. Huwag kayong mag-guilty yung guilty feelings kasi na pinaramdam ng MCGI na kakasala kayo sa Diyos. Eh, ano po yun? Pananakot lang yun. Psychological, psychological effect lang yun ng pananakot na itinanim sa atin kasi gagamitan tayo ng salita ng Diyos daw sa Biblia, ganun, etc. So, na-instill sa atin yun, nakakala natin totoo, eh, where in fact, eh, scam lang naman po yung MCGI, tulto po yan. So, dami ng pruebang pinakita natin na papatunay na hindi yan totoo. Kulto yan, kaya wag po kayong mag-guilty, no? Sa mga pinagbabawal nila na kagaya ng pag-aalahas na yan, tsaka pagkain ng halal. Si ano, conscious scale, sige. Salamat po. Thank you po, Ms. Lisa. Ako po ito uli. Papa. Kasi po naririnig ko, yun nga, sabi mo na kulto ang dating daan. So, in what way? Bakit? Paano? How? ano yung mga dahilan na kulto sila? In what way? In many ways. actually kasi based on ano, ito based on the study ng sociology, no, meron kasi three elements ng ano, how will you what are the characteristic of a cult, ano? Ano yung paano mo siya ma-identify? So, isa sa mga based kasi to do sa mga previous o mga napag-aralan nila ng mga kulto before, no, yung mga cult victims, etc. May mga ano sila characteristic pare-parehas eh. Ang isa sa nakita nila una yung pagkakaroon ng charismatic leader. So, when we say charismatic leader, ano to? Parang ano to? Parang ito yung kanilang modelo, yung kanilang parang yung sa ano, yung sa North Korea si ano pangalan nun, ano? Soro? Ano Kim si Jong-un ba? Oh, Kim Jong, no? O yung Park, yung pastor na yung Park. Parehas din, no? Morong mga Pastor rin, Park. Mga... Oo. Si ano, sino yung mga charismatic leader pa ng mga dating ano na ano, na mga Jim Jones. Kulto, si Kaya Jim Jones, din. Yan. Oo. So may mga karisma yan, mga yan. In terms of kasalita, itsura, way of kanilang preaching. So may mga kanya-kanya silang style. At style and strategy and mga parang uniqueness ano ng kanilang mga ginagawa to attract people na makikinig sa kanila to become their subject members on victims. So yan, isa yan yung mga charismatic and leader. Kung makikita mo yung mga patterns ng mga kulto, isa yung kanilang ano pattern, may ganyan yung charismatic leader. Tapos pangalawa yung mind controlling na tinatawag. So yan yung when we say mind controlling, yun yung pumapasok yung mga indoctrination na tinatawag. So meron silang mga aral na tinuturo nila to control their members, ano? So, paano yung magiging way of life ng pagiging isang Kristiyano ko, no? Or isang members ng kanilang sekta. So, andyan na yan. Marami. Like, for example, sa MCGI, maraming mga, ano, tinuturo dyan paano ko kontrolin yung mga members, like hanggang sa pananamit, ano, iibahin yung itsura mo. Okay. Tapos iibahin din yung mind ano mo, mind ay yung line of thinking na ikaw ay taga langit, hindi ka taga lupa. Ganun. May mga ganyan-ganyan sila mga strategy. Pa, 'di ba?
Oh, taga langit ka, hindi ka taga lupa. They will make you feel ano eh. Special. Peculiar or special, oh, yan, something ganun. Yeah. No? So, hindi ka taga lupa, taga langit ka. Kaya, huwag kang papa-apekto sa mga... Kaya, no. Mga ganun. So, marami. Kasama na rin yung mga pananakot, ano? Kasama na yung mga pananakot. Oh, pagka... pananakot? Oo, oh, nakesyo pagka, ano ka, paano, halimbawa. Paano sila, paano? Paano po sila manakot? Like for example, sa doktrina nila, pagka hindi ka nagpabautismo, babasahan ka ng talata na yung sa unang sa Kawikaan 1:23, ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Yung mga style eh, di ba? Iniunat ko ang aking kamay, hindi, walang naki, hindi ka nakinig, ganyan. Ngayon, ako sabi ni Diyos, so ako naman ay... Sige. So kahit po hindi pa ready magpabautismo yung ano, yung member, mapipilitan na lang siya magpabautismo dahil sa pananakot. Oo, dahil sa ganon. So, doon pa lang, sa doktrina pa lang, o sa doktrina pa lang, may ganon na sila strategy para ka ikaw, para matrap ka na na ano, yun yung huling doktrina eh. O, kasi narinig mo na ika yung aral. Pag tumanggi ka pa, yung aral daw kasi, yun daw yung pagtawag ng Diyos. So pag tinanggihan mo, may darating ika sa buhay mo na ikaw naman natatawag sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ako naman itatawa sa kaarawan ng iyong sa kasakunaan. Ako'y tata, ako'y manunuya. Manunuya pagka ang inyong takot. Dumarating ang inyong, o dumarating. Datapat ka, ano, sabi niya, at kung maggagawin, tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. O hindi sasagot. Hahanapin nila akong masikap. At hindi ngunit nila akong masusumpungan. Hindi yun ang panakot nun. Oh, ginagamit din nila ang masikap. Oo, so yon from that point, siyempre kung Bible believer ka, nadoktrinahan ka na from the beginning, siyempre magkakaroon ka na ng ano, ng isipin na nga, no? Baka mamaya pag tumanggi ako, doon nagpabautismo, dumating mamaya, yung panahon. Masagasaan ka ng pison bukas, tumanggi ka magpabautismo, may impirno ka na niyan. Ganon, no? So, mga ganong style. So, tapos, hindi pa tapos yun sis, after mo mabautismuhan, pag nasa loob ka na may mga style din ng mind controlling dyan. Okay, so, pag nandun ka na sa loob, aaralan ka na nila dyan. Okay, so, pag lumabang ka sa, ano, sa sugo, sa leader, eh, ano yan, mabigat na kasalanan yan. Wag kang ano, wag kang mag-iisip ng sugo, ano rin. Si ng... Oo, si Brother sino Eli. Sino yung sugo? Yun yung si Brother Eli. Oh, okay. Oh, si Rason. Okay. Si Rason ngayon. Yan yung Rason. Ah, si Rason. Oh, okay. Oh. So yan, yan, maraming ano, maraming mga aspect kay eh. Maraming mga So ibig sabihin po, pag nasa loob ka na, wala ka nang karapatang magsalita. Oo ka lang ng oo. Kung anong gusto nila, yun na yung masusunod. Wala ka ng karapatang mag-isip. Mm, oh, ganun wala po, ka ng karapatang din mag-isip. Oo, oh, wala ka ng karapatang mag-isip doon. Babasahan kasi... ka. Huwag kayong mag-isip na lubang matayo. Babasahan ka noon ng talata. Ah, so parang kasi, robot. Robot talaga. Zombie nga eh. Yung sabi ko sa inyo kanina, di ba? Parang zombie na sila. So, kasi aalisin nila nila yung ano mo eh. Aalisin nila yung critical thinking mo. Kasi nga, from the start pa lang, ini-instill, yun na nga yung tinatawag natin yung mind controlling. So from the start, bago ka pa ipasok o bautismohan, mini-mind conditioning ka na. Mind conditioning yun eh, yung indoctrination nila. So pag nagpadala ka ron at nagpatrap ka, at nagpabautismo ka, shoot ka sa banga. So, ganyan na, ano, nasa loob ka na, so trap ka na, doon mo madidiscover yung mga wala dun sa doktrina, masasyak ka na lang, ah, meron pa lang ganito, ganito pala, ganun. Eh, siyempre, matatakot ka na, na pag umalis ka, ika, eh, ano yan, pag umalis ka sa MCGI, sa iglesia, mabigat na kasalanan yun. Ibig sabihin, umihiwalay ka na sa Diyos, mga ganyan. O pag may sinabi kang against doon sa aral nila, kukuyugin ka ng mga panatik, sasabihin,
lumalabang ka na sa aral ng Diyos kasi may meron kang against sa kay Brad Ailey o kay Brad Daniel Rason. Mga ganun. So ano ka na eh, matatrap ka na eh. Kaya marami dyan, kaya marami pong nasa loob mga trap members, mga kaya, until now, kawawa closet. Naman. Kawawa yung mga nasa loob. Mga na-force lang na umani, mga nag-iisip na, nagdududa na, hindi lang makaalis agad kasi may mga consideration like yung family, kaanib, well invested na sa loob dahil nga na brainwash. So ganoon ang nangyayari. So yan yung ano, sis, yung mind controlling. Yung pangatlo, yung may isa pa, yung tinatawag na exploitations. So mostly sa mga cult victims at mga ano, mga kulto, mostly ganun ang nangyayari, yung mga miyembro na e-exploit when in terms of financially, physically, emotionally, nangihingi sila ng pera. Hindi naman. Oo, nangihingi. Oh, mostly ganun naman ng mga kulto. Ka ng pera. Hindi lang nangihingi, si toto kahang ka. Ito ibibigay. Parang mandatory sa membro mo na kailangan may amount, may kumagkano. Bebenta ka ng ticket, mo, ganito yung amount. Oh, yung ticket ng concert, 1,500, 2,000, o toka na yun. May presyo eh. Diba? Ay, hindi ka, bawal concert niya. Ay, kung hindi ka, kung tatanggi ka sis, kung tatanggi ka, abunuhan ng lokal yun. Ibababa rin sa inyo kung saan ka naka-chapter. Baklang kung tawagin utang. So, wala ka rin kawala. O, so yung magbabayad ka rin bang nang huli. Sa'yo. So, yeah, okay, kasi hindi ka nagbigay, hindi ka nagbayad. Ay, sus, Mariosef. Freaking cow. Ang galing. Ang galing ng pagkakagawa nila, no? Opo, ang galing ganyan ng pagkakagawa nila. O, kasi once na, ano ka na, control ka na, di ba? Na-control ka na, na-condition na yung isip mo. So, brainwash ka na. So, kaya ano man ang sabihin nila sa'yo, gagawin mo na kasi, ano eh, na-condition na yung isip po na yung leader is the, ano, the messenger of God, di ba? Is the true sugo. Messenger of God. So, sansugo. Kayo yung bayan ng Diyos, di ba? Kayo yung kinatuparan ng pula sa Biblia, mga something like that. Siyempre, yung feeling mo, proud na proud ka, oh, ako, ano, anak na ako ng Diyos, ganun. At ano, kami pala yung nasa Biblia, something ganun, ganun. At yung nasa labas ng iglesia, eh, masasama sa demonyo. Yung mga ganun, mga Katoliko, hindi totoo. Mga born again, mga paimbabaw, mga kanya. So tayo ang sa Diyos, tayo ang mga ganon. So basta na-condition ka na ikaw yung anak ng Diyos, bayang kayo ng Diyos, kayo yung inuutosan ng Diyos na gumawa ng utos niya. So dyan napapasok yung exploitation. So kaya kahit ano isiksik ng pangangasiwa sa inyo, ipapatupad, para ka nang zombie na sunod na sunod na hindi mo alam, exploited ka na. Kung ano na nang hinihingin pera, diba? Yan yung mga tinatawag na mga labor exploitations na, and mostly mga ano, mga kulto, mahilig sa ganyan, mga labor exploitations, mga free labor na tinatawag. Yan, sa MCGM, marami yung ganyan. Tingnan mo yung mga company, yung company ni Daniel Rason, yung KTR Group of Companies niya. Tingnan mo, ano, confess sa akin yung mga empleyado, mga nag-feed sa akin nakaraan. Hindi sila binibigyan ng 30th month pay, pati bonus, wala. Ano sulat sa iyo ng kapatid na Rodel? Nasakit na salita, nasaktan ako sapagkat ako'y manggagawa rin. Oo, hindi nagbibigyan ng 30th month, ang kapal na mukha, di ba? Eh, yun eh. So, yun po yung ano. Sige po, sis, ano po? Sabi ko po, kawawa po pala yung mga miyembro ng ano, ng dating doon.
Oo, marami Kawawa po dyan. sila. Buti hindi ka Marami po. nagtangka. Buti hindi ka nagtangkang Ay, hindi sumali. po. Masisira buhay mo. Ay, naku, hindi. Never. Kasi sa umpisa pa lang, sabi ko, parang ibang espiritu nito, nagmumura. Tapos, ano, matindi siya magbatikos ng mga, ano, ng mga religion. Sabi ko, bakit ganun? Dapat, ano, dapat religion mo lang. Huwag ka ng mga, ano, ng ibang religion, di ba? Para maging ehemplo ka. Ay, hindi eh. Kumakasalita ng GAG. Uy, wagas eh. Tsaka nung animal eh. Sabi ko, ha? Iba to. Ibang spirito nito. Tapos Hindi, nga, huwag nalaman. kalimutan. Paborito niyo yun. Yeah, tapos nalaman ko nga kay Ka. Dating doon ka pala. Yan, yan Ay, po. hindi mo Nagulat nalaman ko. Yun si Ate Pecha, kasamahan namin. Kaklasiko, magkaklasiko kami nung high school. Yeah, kaya magkakilala po really? kami. Kaya pala. Oo po. Oh, Eh, nandito that's siya ngayon sa why. bahay namin. Ate Pecha yung tawag namin sa kanya dito. Eh, Ate nakikinig ako. Pechay. Sabi ko, magtanong nga ako. Yun po. Ano pong religion nyo ngayon, sis? Ah, Protestant po. Oh, good. Ah, Maganda yan, sis. Huwag eh. ka nang umalis dyan. Oo, ano, Ano kayo, Bethany. Methodist? Bethany. Hindi. Ah, Bethany. Bethany Church. Okay. Yeah, Bethany Church, Bethany okay. Evangelical Missionary Church po. Good yan. Huwag ka nang umalis dyan. At least dyan, walang exploitation. So, swelduhan ka pa kapag meron kang ano, function, di ba? Merong Opo, binibigay ng ganun po. function. Oh, that's good. That's good. Church worker, may sahod, di ba? Dapat naman ganun. Di ba, Tama, napapagod hindi yung lang sila tao yung tapos mahihingi. correct. Oh, kasi alam ko yung mga Protestant saka mga evangelical, yung mga choir nila, sumasahod yun eh. May sweldo yung mga yun. Yung So, iba. okay yun, tama lang. Oh, tama lang Oo. yun. Tsaka wala, ano, dapat wala naman, hindi naman talaga dapat nag-aaway ang mga religion, di ba? Hindi mo maiwasan yan, sis, kasi kanya-kanya lang kuha ng huli yan. Tawag nga Paniniwala, ni ex sa oo. amin, mga huli kami, mga nahuli daw kami, o mga nabingwit niya. Siyempre, kanya-kanya ng ano yan, agawan ng mabibingwit eh. Ayun lang. Kaso O, naman, malas eh, nga yung lang ano, namin, hindi kami yung... nabingwit. Oo, nabingwit kami ng isang ano, matakaw sa pera. Ginawa kaming ano, free labor. Kaya si Kuya Adel, ang dami sinakripisyo niyan. Diba Kuya Adel? Ang dami sinakripisyo niyan ni Kuya Adel. Ilang hektarya po ang naibigay niyo? Hindi, buong pagkabinata niya, sinakripisyo niya. Eh, buong Haroy. pagkabinata. Hindi na nga rin siya mag-aasawa sa sobrang ano niya eh, sa sobrang paniniwala niya noon eh. Yun Ba't lang. niya si Kuya Adel, no? Oo, ginawang ano, ginawang ganyan. Pero tignan mo naman ngayon, oh, yaman-yaman. Don Adel na siya ngayon. Ano yung sasabi mo kay DR? Mamatay ka sa inggit. Kaloka. Maraming kasing buti ano naman dyan, exploited sa MCJ talaga. Buti naman po na ano, na tawag nito yun, nauntog po kayo sa katotohanan. Yan yun tayo. Nauntog po kayo sa katotohanan. Ay, mali pala itong napasukan namin. Naka-ano si Kuya Adel? Naka 20 plus years. Tama ba Kuya Adel? 20 years yata. Grabe, ang tagal niyo pong nauntog. Oo nga po. Exploited nga po kami. Ay, grabe. Kaya ano eh. Mga bata kami na anib eh. Very ano kami. Ang gullible at... Gullible. Ano pa? Oh, napaka... 18, bata 18 ako, ako na 14 anib ako eh. Na anib. Oh, 18. Aray, grabe. Ano, grabe. Oh, Kuya Del, ako dyan. Na, out na oh. Ako. Out oh, na sige, ako, Kuya sige, Del. Ito na bahala, ah. Sige, Ito sige, sige. Baka yung tahi ko lumabas, eh. Itong Noel na to, napaka ano nito, eh. Sige, sige, sige. Sige, okay. Tol. Oh. Tuloy nyo lang yan. Ikaw na muna bahala. Sige, sige, sige. Yun, ano ako dyan, 20 plus years, sis. Na, eh, and ano naman eh, almost 15 years mostly na-exploit talaga kasi nag-worker ako dyan eh, matagal. Ah, kaya so, po. So, tapos yung na remaining years na yun, mga years na yun. So, hanggang ngayon, pinunta kayo? Ayan. Ayan, kuya, sayang. Sinayang mo ang panahon po.
Oo, kasi hindi dedicated talaga ako personally, no? Kasi naniniwala ako noon na si Bess ay sugo at ang MCG ang totoo. So lahat ginibab ko eh, tinaya ko lahat. Ang dala ko lang brief lang dala ko noon eh. Iniwan ko lahat, lahat iniwan ko lahat. Wala akong itinira. Mas doon ako tumira sa mga lokal, ako tumira. Nag-focus ako ng manggagawa. So, hindi na ako nagtrabaho, hindi na ako nangarap. Basta ang pangarap ko lang makatulong kay Bes sa gawain. Yan. Pero po nung worker kayo dati, may natatanggap kayong pera sa kanila o wala? Wala. Hindi uso yan paano doon. Paano kayo nabubuhay? Kanya-kanyang diskarte, the sideline, gano'n. Ilang naman ang po pwedeng trabaho ng worker dyan eh. Kasi nag-full-time ako. So, sideline ka, titinda ka, or may mga papatrabaho yung kapatid, sa sideline ka ron. Tapos, basta sideline lang, gano'n. Hindi po pwedeng magtrabaho ng full-time. Priority yung gawain, yung oras. Hindi po pwedeng magkaroon ng conflict sa time mo as a worker. So kaya hindi ka pwedeng mag full time ng work. Talagang panira talaga ng buhay talaga. Kaya mostly ang mga exploited diyan mga workers talaga tsaka officer, pero mostly mga workers na exploit diyan. Ano? Hay. Nako, buti na lang po. Now nagising na kayo sa katotohanan. Gising na po ba kayo? Baga naka-move on na rin. Tapaan. Pero, yun nga, kahit paano, fortunately sa akin, medyo okay naman yung aking status, no? Kahit na na-exploit ng mahabang panahon kasi nakabawi naman kahit papaano. Ang mahirap kasi yung ibang mga kasama ko rin na lately lang nagising at totally talagang halos ngayon lang sila nagre-recover. Kasi wala eh. Ano rin eh. Iniwan din nila yung pamilya nila, yung career team, mga hindi na nag-aral. Tumanda na sila. So they are 40 plus na. Yung iba 50 na. So ang hirap pa paano ka magre-recover, mag-i-start ka from the scratch. So tama, yun yung mahirap doon. Ang daming nasayang na mga panahon. So yun ang dilema ng mga nag-exit. Kaya marami hindi pa makapag-exit talaga totally dyan sa MCGI dahil wala eh. Pero marami pong maraming gustong umalis na. Hindi lang sila agad-agad makaalis. Ganun. Oo, marami na actually. Hanggang ngayon, closet pa lang. Yun. Pinaghahandaan pa lang din nila yung pag-alis nila. Kaya, marami na rin nakakadiscover kasi dahil nga dyan sa Reddit, yung subgroup namin, medyo nagiging yung tao ngayon. Yung mas critical na sa pag-iisip ng mga bagay na ganyan sa mga nangyayari-yari. Yan, si Paano? Exploited din yan, yung kaibigan mo. Grabe kaya yung pinagdaanan yan. Kaya lalo na sa family. Diba? Oo, lalo na sa family. Kasi yan, lalo na sa family. Ako, kahit paano, hindi kaalibang family ko. Yan ang isa sa dilema ng mga kaalibang family naman. So, correct. Pinagdadaanan yan si Ate Pet, si Conscious Games. Sabi nga sa kanya, daanan niya na lang. Daanan niya na lang po muna. Kaya niya yan. Marami-maraming mga pinagdadaanan yung mga closet at exiters. So, kanya-kanya kaming mga problema, mga trauma na inabot. So, that's why we have Zoom na ganito na usap-usap, may mga gathering sa ganito para pag-usapan or magkabaroon na mag-voice out yung mga iba na nandiyan dyan sa loob. Kasi maganda po yung para Isang way yun para
voice out mo yung ano mo eh, yung nararamdaman mo, makakatulong yun para ka Nararamdaman makaheal mo. sa trauma na naranasan. Correct. Maluwag sa dibdib yung pag may nakakausap ng pareho ng ano, ng naranasan. Experience. Nababalidate kasi yung ano mo, yung nararamdaman mo. Correct, correct po. Kasi pag nandiyan ka kasi sa loob, hindi mo maibo-voice out yung ano mo, yung sa loobin mo or kung meron kang question, meron kang doubts, mahirap pas na basta i-ano yan eh, erase. Makukuyog ka kasi dyan sa loob. Kaya mahirap. Makukuyog ka. Oh. Mararetag ka na. Kaaway, kalaban, something ganun. Diyos Maria Joseph. Yan ang kultosis. Oh. Kaya nga, nakakatakot yung kulto nila. Salamat po. Ang dami kong nalaman. Ang dami kong nalaman sa religion na yan. Opo. Nakakasyak lang. Nakakasyak lang yung mga ano, yung mga narinig ko kasi hindi mo ini-expect na ganun yung religion nila. Parang hello, dapat ano, dapat hindi ganun, 'di ba? Dapat yung miyembro mo, minamahal mo, hindi yung way na ultimo yung pag-iisip nila, lahat na kinontrol mo na yung tao mo, parang ganun. At take note po, ang galing nila mag-control. Yun talaga yun. Parang pinag-aralan yata nila. Diba? Opo. Ano, yung gagamitin yung Bibli eh. Yun ang kanilang... Nakuha yung way kung paano. Ganito. Ang daming naniwala. Ang daming nakakuha. Yun lang. Yun lang yung nakakaano doon sa kanila. Opo. Yun na. Kaya nga... nag-ano kami, nag-iingay kami sa social media. At magkaroon ng ibang, ano, ibang perspective na ba sa mga issues, sa mga ganyan. Baka, ano, makakuha ng ipo, ng info yung mga nasa loob o yung mga papasok pa lang na may mga ganitong issue na dapat sagutin ang MCGI. Tsaka, ano po yung kinagawa nyo kasi, sa pang-ano ito, marami kayong pwedeng makuha sa loob na lumabas na kayo. Parang ganun. Diba po? Maganda yung ginagawa niyo po. Sana, talagang makaalis sila sa loob na yon na, alam, ma-spread yung ginagawa niyo. Kasi nakakaawa sila eh. Mali yung tinuturo sa kanila. Parang ganun, mali. Maling-mali. Wala, sabi ni Jan, tataka lang ako, akala ko ba mali yung ginagawa ng MCGI na ang pagsalangsang sa ibang religion, ano ito, saka bakit may sahod ako na narinig kanina sa protestante. Di naman si Ate OB, critical naman sa pag-process ng informations. Papasok lang yata ni Jan, hindi yata niya narinig yung pinag-uusapan kanina. Pag gusto man, kung gusto magbigay ng pastor, parang love gift, hindi siya sweldo. Kasi sa amin, wala pong sweldo. Sa amin mga Protestant, wala po kaming sahod. Bawal po yun. Wala nga ako natanggap na sahod eh. Kasi, ano eh, tawag nito yung, kung gusto mo yung ginagawa mo, bakit kailangan mo sahuran, di ba? Kung ganun siya sa MCDM. Well, hindi sila gasag. Wala kaming natatanggap na gano'n. Ewan ko lang sa iba. Dapat, ano. Di ba, kuya? Tama po ba? Oo. Ako mas okay pa sa akin yung kaysa sa MCGI na wala talaga totally binibigay sa kanilang mga workers na... Oo, sa bagay. May maraming mga workers dyan, ano eh. Nagkakaproblema sa pera, nagnanakaw ng abuluyan, ng mga tulungan, may mga ganyang cases eh, na namantala ng kapatid, mga utang-utang, etc. So, ano eh, paano? Wala namang, ano, walang sweldo nga sa mga, o allowance pa lang binibigay sa mga workers. Oo nga, mas okay na nga yun kung may binibigay, kung may sweldo or allowance man yan. Mas okay na yun. Yeah. Kasi, Kasi naman kuya, kung katulad nyo po, yung buhay nyo, sinerve nyo na sa kanila, tapos wala kayo natatangka, parang napakaano naman, pangit naman po, di ba? Tama yung sa inyo, mas okay yung may binibigay sila, ano, kasi
Worker kayo eh, di ba po? Kaya nga. Tsaka danas na yan sa mga ano, sa mga, kaya nga ay comment pa nga dun sa iba, like for example, Adventist, ano, yung kanila mga pastors dyan, ano, may, kahit pa paano, may mga pinag-aralan, mag-graduate ng mga theology, may mga eskwelahan sila, bago sila maging preacher, eh, may mga ano, at may mga allowance na binibigay. Yes, kahit pa paano, nakakataas ng moral yun eh, at, diba? Eh, sa MCJ, wala eh. Kaya nangyayari dyan sa MCJ, pag worker ka, ilang taong ka lang magagawa dyan. Tapos eh, nagka-problema ka, diba, 15, 20 years ka ng worker, eh, inalay mo na lahat ng buhay mo, pati, ano mo, hindi ka na nag-aral, hindi ka na naghanap buhay. Tapos bigla kang tinanggal sa pagmamanggagawa, o nagka-problema ka. Nga ka, kasi, paano ka mag-i-start ng buhay mo, di ba? Hindi ka secure, di ka, ano. Ano yung sabi ko dito? May nabasa akong comment, sabi dito, bago daw mag-leave, contradict po kayo, tapos hindi pa pinag- Kasi meron kasing mga Protestant na yung worker nila, ewan ko ha, kasi sa amin, kasi Protestant po ako, hindi naman po, hindi naman tinatawag na ano eh, na sahod eh, parang love gift. Yung ibang pastor, nagbibigay sila ng love gift sa mga worker nila. Pero hindi sahod yung tawag eh. Love gift po yung sa amin yung tawag. Ewan ko lang po sa iba. Pero wala naman po kasi masyadong trabaho yung sa amin. Wala. Walang trabaho na yung parang, ewan ko lang sa iba. Pero wala pong ano, walang, yung iba po siguro na Protestant, may sahod sila, pero sa amin wala. Love gift, kung tawagin. Ano yung love gift na yan? Ano? Parang mandatory na every... Hindi siya mandatory. Na-re-receive? Oo, kasi meron din kasi mga member na hindi sila tumatanggap ng mga ganun. Parang sabi, eh wag na, nakakahiya, parang ganun. Kasi parang tumutulong sila sa church, ganun. Hindi yung tumutulong sila para tapos makakatanggap sila ng pera o love gift. May member na hindi kasi tumatanggap. Ayaw nila ng ganun. Katwira nila, parang love offering, no? Para sa Diyos yung ginagawa namin, bakit kami tatanggap? Parang ganun. So, depende yun sa ano? Depende yun sa... sa member at saka sa pastor kung tatanggapin niya. Yes. Ganun po. Okay, hindi siya talaga ano... Parang ano lang yon, love offering sa ibang sa buong agad. Parang ganun, love gift, love offering. Yeah, yun. Correct po. Okay. Hindi nga sweldo. Pero sa akin naman, kung sweldo or ano, love offering, gift. Or sweldo or love, I don't care. basta, bigyan mo yung preacher na yun or something. Kasi, he deserve it eh. Pinagtrabahuan naman niya yun. At the same time, meron din pamilya yun. Correct. Kung ayaw niya tanggapin, okay lang. Kung tatanggapin niya, mas okay. Diba po? Kasi nasa tao po yan eh. Nasa tao yan. Kung gusto o ayaw. Mm-hmm. Pero dyan, salita ka na lang. Open, pwede ka naman mag-open ng mic eh. Hindi ka ba pwede nga, no? Pwede ka naman ba magsalita eh. Open mo yung mic mo, bro. Kesa i-type mo lang. Oo. Kaya tanong niyo kung kung biblical daw po ba 'yon na tumatanggap daw ng ano. Ako no in a perspective ng as an agnostic at hindi na Bible fundamentalist, I don't care kung 'yan ay biblical o hindi. Pero kung titingnan mo, ano, kung titingnan mo sa tunod na sa biblical aspect, ano, ang mga apostol, hindi naman sila tumanggap eh. Hindi naman talaga sila nagpapabayad actually. Utos nga kay sa mga apostol, di ba? Pangangaral nyo, huwag kayo magdala ng supot ng salapi. Yeah. Inanggap nyong walang bayad, ibigay nyong walang bayad ng utos, di ba? Pero sinasabi din naman ni Pablo dun sa Corinto na yung nagpapanggal sa inyo, marapat lang na tumanggap doon sa pinagpanggalan niya. Kumbaga, hindi naman masama na tumanggap yung ano, yung
nangangaral yung apostol agad ni Pablo. Kumbaga, marapat lang din yun. Pero hindi ginamit ni Pablo yon, yung karapatan niya na yon. Pero kung gusto niyang po, pwede niyang gamitin, pwede naman. Wala nang masama doon, tutusin. Kaya ang point ko lang is, I don't care kung bibigay sila ng love offering o hindi. Okay lang sa akin, walang problema sa akin. Oo, dyan, agnostic. Oo. Mukhang bago ka lang dito sa aming Zoom, hindi ko alam yung mga stand namin. Okay, hindi ako masyadong sa Bible kasi kung magiging Bible, si Soro yun, Bible fundamental si Soro, Christian siya. Okay, kung but Bible, pwede niyang bigyan ng perspective ng about sa Bible. Pero kung ako naman, tatanungin mo about dyan, ang perspective ko dyan, di ako masyadong naniniwala sa ganyan. Kumbaga kung yung protestante nagbibigay o nagbibigay sila ng sweldo or love offering, so be it. Hindi ako naniniwala na yan kasalanan or tama o hindi. And yet, kung practicality lang, pantao, bigyan mo man siya ng allowance or something, tawag dito, o offering, well, I think he deserve it. He deserve naman dahil papagod naman yung tao para doon sa makapangaral ng mabuti sa kanilang mga members. Compare naman sa MCGI na wala talagang binibigay sa kanilang mga members, sa kanilang mga workers. Very exploited yung mga yan. Diba? Nadidistino pa sa malalayong lugar. Tapos, ni allowance, walang binibigay. Ultimo, minsan, pamasay, wala pa. Sagot pa ng worker. So, ganun lang yung ko. Kaya mas na-appreciate ko yung ibang religion na ganun. Na nagbibigay sa kanila. Kasi I've been there doon sa sitwasyon na nag-preacher ka na walang binibigay sa'yo ni piso, ni cinco. Diba? May mga kasama nga ako mga kababaeng worker dyan noon. Ni pambili ng napkin, wala eh. Yung ginagamit nilang napkin, yung pasador, tela, para lang sa araos. Galang kasi kamiserable yun. Ni pang sabon niya, wala nga binibigay. Maswerte na minsan, may mga libreng pagkain, ganyan. Okay na tayo, wala na bang tanong? Ano na eh, alas stress na. So next time na lang ulit, mga kasama. Ano tayo, bukas, may pundahan tayo. Invite natin kayo lahat ha. Sige, good night everyone.